Hey, good evening. Yun, pakibukas bro. Kamera, kamera. Kamera. Pangit naman yung katalakayan namin, pangalan na nandyan. Ade Ray. Ah. Kamera bro, kamera. Pero magandang talakayan eh, nakikita namin yung aming kausap. Eh, kagabi, nagpakita na nga siya kagabi. Oh, sige bro, go ahead bro. At tapang at tao nga siya kagabi. Ade Ray, sinina, paki-open yung camera bro. Camera, saklit lang. Palaban talaga ito si Ade Ray. yan yung gusto ko, yung ano, yung talagang palaban. Hindi, I'm sorry brother, pinagbabawal sa amin makipagdebate. Tinuro na sa amin to eh. Kailang ako lang ang sumuway eh. Actually bro, naano ko lang yan bro. Wait lang muna. Ba't naman kayo pagbabawalan, Brother Ray? Ibiblikal naman ang debate. Di mo ba alam? Hindi, ganito kasi sa panahon ni Brother Ray, talagang maraming kalaban ang church. Marami. Wow. Oh, di nung sabi niya, ako na ang haharap kayong mga sisiw dito sa likod. Eh, yun. Kaya siya talaga lumalaban. Napasok lang ako rito dahil dito sa chat group namin sila Inji Tumang, siya si Champ Fernandez ang nagyaya sa akin dito eh. Silang dalawa, tsaka ito si Mo Rice, yung una kong nakilala. Siya yung naglagay sa akin sa chat group at siya din ang nag-invite sa akin dito. Ah, si Bro Aris. Oh. Dating born again niyo, bro. Dating born again yan si Brother Aris. Oh, nagkapuyo. Nagtanong siya dito tapos napaliwanagan namin, binuksan niya kanyang puso. Namumulat siya sa katotohanan, sana ikaw din ganun. Cheers. Katoliko ako eh. Binyagan ako ng Katoliko, my Oy, father sayang. And my mother is Catholic. They meet in University of San Carlos, Cebu. Oh, sa Santo Niño, Cebu yata ako na. Kailan ka na naanib sa ang dating daan, bro? Nag-baptist muna ako way back 1970. Ah, nag-baptist ka muna. Oh, nag-pastor muna ako sa baptist tapos pinadala. Tapos siyempre may trabaho ako, tinigilan ko. And then on 2006, doon ako na Tapos naniwala ka kay daan. Sa pagka-pastor mo, naniwala ka pa kay Ili, pastor ka na. Ah, hindi. Talagang ang baptist kasi magulong reliyon 'yan eh. Kahiwa-hiwalay. Hindi, wala namang reliyon na walang iskandalo. Meron talaga yan. Hindi nung kasundo. Sa mag-usap nga lang sa tithes and offerings, meeting, financial, magulo na eh. Yan ang problema dyan. Kapag mani-involve na. Walang so, ang ano ko, Brother Ray, ang concern ko ikaw, dati ka palang Katoliko, so kailan ka lang naging Baptist? Way back 1977. Matagal na rin pala, no? Matagal na. And then, pasensya na ha kung ano, kasi hindi ako pwedeng magsisigaw kasi tahimik tong compound namin, maririnig eh. Yes, okay lang bro. Ano lang naman, bali, usap lang tayo sa doktrina na iniwanan mo, Katoliko ka pala. Ngayon, kung meron kang nais na itanong sa dati mong pananampalataya, kaya ka umalis kasi hindi mo naunawaan, pwede mong itanong sa amin yan, o kung meron kang tuligsa sa mga, sa aral ng Katoliko na gusto mong questionin at gusto mong pamalian. Questionin ko lang. Dahil ano eh, dito sa post namin, sa chat group namin, nag-post ako ng isang question na nagkakapikunan nga eh. Nagagalit yung iba. Yung iba nag-ano na eh. Huwag na yung about sa church, pag-usapan rin kagahapon eh. Sa doktrina naman. Sa doktrina. So, ganito, nag-post ako ng question sa kanila. Pinasasagot ko. Ang question ko, sabi ko, mababasa ba natin sa Biblia na nagtuturo si Kristo ng rosary? Yan ang question ko na pinasasagot ko sa kanila. Kaya ang nangyari, inanyayahan akong pumasok ko sa punto por punto. Yan ang nangyari. So yun ang pinaka-question mo kung mababasa ba sa Bible. So kaya, ano pala ang doktrina? Nanonood ngayon dito kasi gusto nilang malaman. So, ang tanong, aral ba ng MCGI na dapat ang paniniwalaan ng pananampalataya ay yung mabasa lang aral ba ng MCGI yan? Talagang lahat ng pinaniniwalaan namin talagang nababasa sa Biblia. So, may mababasa ka ba sa Biblia? May mababasa ka ba sa Biblia, brother, na dapat paniwalaan si Eli Suriano? Ah, hindi. Preacher si Suriano nangangaral. Hindi, kasi dapat yung mabasa ano, eh. Yung ano bro, meron ba talata na ano, nakalagay misa pasalamat? Pasalamat? Misa pasalamat.
misa pa salamat. Ang nabasa ko sa talata, yung 100, some 100. It is a good thing. Hindi bro, kasi pag kayo nagtanong misa sa Sarbo, eh. Pag kayo nagtanong sa amin kasi ang gusto niyo basahin talaga sa Biblia, hindi ba? So, hindi, tsaka gusto so, niyo bro word for word. Oh, yun oh, yun. Hanapin ka namin din kasi, na word for word, so, bro, no? Mas malinaw, word for word. Oh, kasi ganito yan bro, sabi kasi ni Kristo sa Biblia kasi, huwag niyong gawin sa iba ang ayaw niyong gawin sa iyo. Hmm. Napapansin ko lang sa MCJ, lagi nila pinapahanap doon sa Bible software nila yung pangalan ng relihiyon. Halimbawa, pag kanilang kausap, 7th Adventist, sasabihin nila, Brad Mel, pakihanap nga sa Biblia yung 7th Day Adventist. Ang lalabas sa Biblia, zero words, no phrase found. Ay, wala pala sa Biblia yun. No. Pag ang kanilang kausap naman, Mormon, sabi nila, Brad Mel, pakibasa nga sa Biblia yung Church of Jesus Christ in Latter-day Saints. Ginagano nila yung kanilang mga katalakayan. So, hanapin naman sa Bible. Si Biblia kasi, electronic na, mabilis maghanap. Ang lalabas naman doon, zero words, no phrase found. Pero pag sila kaya, tanungin natin, saan naman sa Biblia mababasa Members Church of God International? Zero words, no phrase found din eh. Pero ayaw nila tanungin sila ng ganon. Pero ginagawa nila sa iba. Ngayon, nahanapan mo ko sa Ampas, Biblia, itinuro ni Kristo na magano ng Rosario. Tinanong ka ni Brother John Ray, sa inyo ba katuroan, kailangan mabasa ang aral sa Biblia? Sabi mo, oo. Kaya for clarification din sa iyo, para maging fair naman yung talakayan natin, meron bang talata sa Biblia mababasa natin misa pasalamat? Kasi meron kayong aral na ganyan eh. Mm. Yung misa pasalamat? Oo, misa pasalamat. Talaga mabasa, misa pasalamat. Walang term na ginagamit ang dating daan na misa pasalamat. Yung ano bro, pasalamatan. Yung pasalamatan. Oh, pasalamat. Oh, pasalamatan. Hindi. Pasalamatan. Pasalamatan. Ang lokal yan. Ang lugar na kung saan kami nagpapasalamat. Yun nga. Nasaan sa Biblia yung mga pasalamatan? Lugar yan eh. Congregation yan. Ayun nga. Congregation nga. Ginagawa ninyo. Diba? Practice ninyo. Sige. Saan sa Biblia natin nababasa na ang mga apostoles nagsagawa ng pasalamatan sa isang lugar? Sa isang lugar? Wala tayong mababasa diyan pero pero ginagawa niyo di ba? Nagpapasalamat ang apostles. Oh, pero ginagawa niyo di ba? So yan ang point namin di ba, Brother John Ray. Huwag mo kaming hanapan ng letra for letra kasi alam naman namin na pag kayo hinanapan ng letra for letra wala rin kayo maibigay. Much better ganito, bro. Bro, John Ray, ito pa itanong mo yung meron ba mababasang coordinating center kasi sa coordinating center. Oh, isa 'yon. Ngayon, sabi mo dapat mababasa sa Biblia, coordinating center. Mababasa sa Biblia. Meron ka bang maipapakita kanina pa sa salamat wala na agad. Pwede sablay ka na. Sablay na. Ito, yung tumama sa inyo yung ano nyo, yung aral nyo na dapat mababasa doon pa lang. Wala na, sablay na yung aral nyo kagad, mali na. Coordinating center kasi, that is a modern ito, word. Huwag ka magpaniwanag. Ikaw ang nagsabing-sabing mo po na dapat nasa Biblia. No. Ang tanong ko, coordinating center ba nasa Biblia ba? O mayroon o wala? Yeah, that is a modern word. Hindi yan, walang ano. Ang ano okay, so pwede pala, paniwalaan kapatid, Brother Ray, pwede pala paniwalaan din natin ang modern na sinasabi mong modern world na mga kagawian like coordination center kahit hindi nababasa sa Bible. So pwede pala yon. Pwede pala. Ayun, pwede ha. So diyan tayo patas. Pero ito tayo bro sa yung tanong, oh. Unang-una yung katanungan mo out of time. Ha? Out of time. Kasi alam ko naman na meron kayong ganitong referensya eh. Yung referensya na about sa Rosario. At ipakita yung kanilang referensya about sa Rosario. Kasi tayo ay dokumentado ng kanilang mga referensya dahil ika nga ang dating daan ay dati kong paboritong programa. Kaya syempre yung kanilang references meron tayong kopya, no? Maraming tao na paborito. At saka habang hinahanap po Brother John, paunahan lang natin to si ano bro, paunahan ko lang na kapatid na Ray, ang Iglesia Katolika is not Bible alone. Oh, hindi kami Bible alone. So, it's not proper to ask that where is that doctrine na mababasa sa Biblia. Kasi hindi kami Biblia lang. Kami, mayroon kaming tradisyon at mayroon kaming church magisterium. Meaning to say, anuman ang ipahintulot ng simbahan,
na iutos niya sa mga mananampalataya, gagawin namin yon. Mm-hmm. Bakit? Ang sabi ni Panginoong Hesukristo sa John 10:16, Luke 10:16, ang nakikinig sa kanyang simbahan ay nakikinig sa kanya. Hindi niya sinabi, ang magbasa ng Biblia ay nakikinig sa Diyos. Hindi niya sinabing ganun lang. Ang sinabi niya, ang nakikinig sa simbahan, nakikinig sa Diyos. Kaya ano man ang iutos ng simbahan, gagawin namin yon, no? At Matthew 18:18, sabi ni Kristo, ano man ang inyong ipahintulot dito sa lupa, ipahihintulot sa langit. Ang question dyan, Baderay, pinahintulot ba ng Santa Iglesia Katolika ang magdasal ng Rosario? Oo o hindi? Based on your church history, pinahintulot yan. No, yeah. Okay. So, hindi mali. At saka yung term, bro Junre, yung term. Oh, yes, bro Jando. Ano man ang inyong ipahintulot. Sa term na ipahintulot, hindi pa yan napahintulot nung panahon nila. Hindi ba? Ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Sa termino pa lang nandoon na, hindi pa siya na ipapahintulot, kaya nga binigyan ng authority. Ano man ang inyong ipahintulot, kasama na doon ang pagpapahintulot sa Rosario. Meron silang referensya na ganito. Kanilang kinuha ito sa The Secret of the Rosary, page 18. But it was only in the year 1214, however, that Holy Mother Church receive the rosary in its present form and according to the method we use today. It was given to the church by Saint Dominic, who had received it from the Blessed Virgin as a powerful means of converting the Albigensians and other sinners. Ginagamit ito ng programang ang dating daan na sa 1214 pa natanggap ng iglesia yung rosario. Ba't mo tinatanong saan sa Biblia nag-utos si Kristo na magrosaryo kayo, eh alam nyo naman sa referensya 1214 lang yan binigay sa iglesia. Yan, malino yan. Hindi ba? Out of context yung tanong? Illogical? Kaya maraming napikon sa iyo, bro, sa tanong na yan kasi illogical eh. Very illogical ang tanong. Ba't mo hahanapin sa panahon ni Kristo? Eh alam, meron naman kayong referensya. 1214 pa binigay sa iglesia. 1214 pa ipinahintulot ng iglesia tapos sasabihin mo. Hindi lang yung bro dyan do. Ang problema niya, yung ang nakikita ko malaking problema ang pagkakamali ni brother, no? Yung turong dapat tinuro ni Kristo. Mali 'yun. Oo, sabi niya, saan mo na nabasa na nagturo si Jesus? Eh doon pa lang, bro, sablay ka na eh. Bakit? Kasi sa mga ginagawa niya diyan, baka tanungin ka namin, saan nagsabi si Jesus na pakinggan mo si El Soriano? Oh, wala rin. At saka ito pa, bro. Bilang mababasa sa Biblia na sa iglesia ng Diyos mamumuno, darating ang panahon mamumuno si Daniel Rason. Oh. Saan mababasa sa Biblia na si Daniel Rason pwede siyang magbinyag at pwede darating ang araw si Daniel Rason magkokolekta sa inyo ng pera? Saan mababasa sa Biblia na sinabi ni Jesus yan? Pag binalik namin sa iyo yan, baka mapahiya ka lang. Mm. So huwag kang gagamit ng sabihin mong hindi sinabi ni Jesus yan. So lahat ng mga ginagawa diyan ang napakarami, walang sinabi si Jesus na gawin niyo. At saka isa pa ba din diyan, isa pa ba diyan do? No? Kasi ang MCGI ngayon ay isa sa may pinakamalaking network. Mm-hmm. Kaya nga ang pangangaral nila True Network na. Mm, True Network na. Kung hahanapan ka namin saan mababasa sa Biblia na ang pangangaral sa salita ng Diyos ay ipadadaan sa network. Wala rin. Sinabi ni Jesus, kasi si Jesus lagi ang inaano nila eh. Sinabi ba ni Jesus yan? Sinabi ni Jesus, kaya nga sabi ko nga, lahat ng ginagawa nila, wala naman sinabi si Jesus, pero ginagawa nyo. E di, busted ka agad kayo dyan. So, ibig sabihin ba rin, Angel, mali yung tanong, kapatid na Ray, na saan mababasa sa Bible? Sa Biblia na nagturo si Kristo ng rosary. Yung mga ano bro, yung mga kagamitan na binabanggit sa rosaryo, biblical 'yun halimbawa. Ano ang unang idinadasal sa Santos na rosaryo? Apostles' bro? Creed. Apostles' Creed. Ah. Lahat ng Apostles' Creed bro, may mga verses 'yan. May mga verses 'yan. Sige. I believe in God. Ah, sige. Sinabi sa Bible na I believe in God. Ah. Sige, isa-isahin natin ba rin yung Apostles' Creed? Ikaw maglalabas ng talata, Brother Jandu, teka muna, di ba sabi ni Kristo na if you pray to the Father which is in heaven? Ay na? Wala naman sa Biblia yan na use the rosary. Ayan na naman, gumagamit. Ito na naman. Illogical na naman ng tanong. Bro, palatanong ka sa amin, bro. Dapat sana logical, hindi illogical. Ganito, turuan kita, ha?
Bro, ganito yan, bro. Bro, ganito yan, bro. Ang logical na tanong ganito. Katoliko, bakit kayo merong turo sa pagdasal sa rosaryo? Hayaan nyo kaming sumagot sa aming aral. At hindi yung okay. At hindi yung kokontrolin ninyo ang tanong sa paraang... Bro, ang tawag sa style na yan, bro, fallacy. Non sequitur fallacy yan. Alam mo ba yon? Alam mo ba yung fallacy? Misleading questions yan. Misleading arguments yan. Fallacy. Misleading yan. You just read the Bible. Bro, bro, misleading, bro. Bakit? Yung referensya nyo mismo, nagsabi, oh, ginagamit ninyo to, oh, 12:14 pa binigay. Bakit? Si Cristo ba, nandiyan ba sa iglesia 12:14? Brajando. Yes, Brother Wendell. Eh, ito lang, kapapasok ko lang, napakinggan ko yan. Tanong niya tungkol sa rosary, pag di mabasa sa Biblia, yun, di dapat paniwalaan. Jigay, bro. Pahintulutan mo ako na merong tanong muna sa kay Bro Ray, no? Bro Ray, dahil ang argumento ninyo ni Elisio Soriano, halimbawa yung rosary, di mabasa sa Biblia letra por letra, di dapat paniwalaan. Ngayon, tanong ko sa inyo, ibalik ko sa inyo ang argumento. Anong version ng Bible ang ginagamit ninyo? Version ng Bible? Itong hawak ko, maraming version eh. Merong Cebuano, Tagalog, may Vulgate. Anong version, bro? Ang dating Biblia, magandang balita, ko. Ano? Hindi yung pinaka-version ng MCGI na ginagamit. Hindi version ang sinabi niyo, translation. Translation ang sinabi mo. Patay tayo, bagsak ka na, bro. Version ang tinanong ko. Oh, version. Translation ang binigay. Version, bro, ano, bro? Ang dating Biblia, magandang balita, ang salita ng Diyos, the Living Bible. Ano yon? King James Version, Brother Wendell. Meron. Okay, very good. King James Version. Saan mabasa sa Biblia, utos ng ating Panginoong Hesus ang gagamitin, King James Version? Ayun. Lamang. Walang utos sa Biblia na. Wala na naman. Oh, ayun. Ibig sabihin, huwag tayong mamiloso po. Basahin. Hindi, ikaw yung piloso po, bro. Ikaw yung piloso po, bro. Sunod na tanong. Yung King James Version na ginagamit ninyo, meron yung chapter and verses. Parehong-pareho sa pagkahati sa Bibliang Katoliko. Tanong, sino ang nag-utos batay sa Biblia na ang King James Version hahatiin ng chapters and verses? Binabasa niyo yan, ginagamit nyo, may chapter and verses. Oh. Nililiwanag ko lang yung tanong. Mayroon yan. Katolik ang nag-ano niya, naghati ng chapters. Hindi amin ng King James, bro. Hindi amin ng King James. Ang King James version, that is from England, kay Haring James yan eh. Okay, yung Church of England, hindi ang Katoliko. Ang England nagprotesta sa Katoliko. Kaya nga nagkaroon ng ang Catholic Church, nilagyan yun ng Roman to identify na you are Roman. Kasi merong Church of England eh. Yung so, sunod ko na tanong, Brajando, bakit pinaniwalaan ninyo ang paghati ng chapter and verses sa Biblia na wala namang mabasa na utos yan ng ating Panginoong Hesus? Yan ang naabutan namin, bro. Bakit nilagyan ng verses? Di, bro. Bakit nyo ginagamit? Bakit nyo ginagamit, bro? Sino ba nag-utos na lagyan ng verses yan? Ba't nyo ginagamit? May sinutos kasi puro ka Jesus, bro eh. So ngayon, tinatanong ka about Jesus. Then, tandaan mo, bro, ha? Yun ang unang tanong mo eh, si Jesus agad bro, sa rosary eh. Bro Ray, ipapaalala ko lang, bro Ray, ha? Ang tinatanong sa'yo ay the same sa paraan kung paano ka magtanong. The same sa paraan. Kung nakikita mo na namimiloso po ang tanong, therefore, ang iyong tanong kanina, pemiloso po rin yon. Kasi okay. ginagamit namin ang take mo laban sa'yo. Bradyo, Jandu, kapatid. Nilalayo nyo kasi. Hindi namin nilalayo, bro. Ito ha. Ulitin ko ha. Madali lang basahin yan eh. Kung merong mabasa. Ito bro. Ulitin ko, bro, ha. Ipaunawa muna natin sa kanya, Brajando. Bakit, kapatid na Ray, kaya nga kaganina, bro, pinaliwanagan na kita. Huwag kang magtanong sa amin about Bible kung mababasa ba. Kasi sinabi ko na nga, hindi kami Bible alone. Mayroon kaming church magisterium at tradisyon. Ngayon, ito, bro, kapatid, saglit lang. Paisahin mo muna ako ng tanong sa iyo.
ito sabi ni Kristo dito, kapatid, no? O, sabi ni Kristo dito, tandaan ninyo, sinabihan niya dito ang kanyang iglesia, tandaan ninyo, no? Pero hindi MCGI na iglesia, ha? Anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit, so may authority ang simbahan. At ang pahintulutan ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. So may kapangyarihan pala ang simbahan ni Kristo na magpahintulot ano man ang gustuhin niya dito sa lupa. Ay, question ko sa iyo. No, wait. Saglit lang. Question ko sa iyo. Gamit yung pinakita ni Brother John Doe na reference galing sa MCGI na 1914 ba yung Brother John Doe? 1214. Na 1214 pa lang pinahintulutan ng Santa Iglesia ang rosary. So, dyan kapatid, sino nagpahintulot dyan? Ang Iglesia or ang Biblia? Si Kristo, anong binasa mo talaga kanina? No, Kristo. Question, hindi, bro. Para maliwanagan ka. Maliwanagan ka. Wait lang, huwag ka muna sa Kristo kasi ang tanong ko, base sa binasa nating talata sa Mateo 18 na ang kanyang simbahan, binigyan niya ng kapangyarihan. Ano kapangyarihan ng kanyang simbahan? Magpahintulot. Anuman ang ipahintulot ninyo dito sa lupa, ipahihintulot sa langit. Yes. Ayun, ang question ko, hindi yan sa simbahan iniutos sa apostolis yan sa mga alagad ni Kristo. Ano bang mga apostolis? Simbahan? Hindi. Ang problema kasi pinipilitin niya. Ano bang apostolis? Ano bang mga apostolis? Simbahan o hindi? Ang mga alagad ni Kristo. Ano ang pagkaunawa mo sa salitang simbahan? Makinig ka muna, bro. Ano ang pagkakaunawa mo pala sa salitang simbahan? Wait lang. Halina ba na dyan doon? Ano ba ang pagkakaunawa mo sa salitang simbahan? Building? Ang church is a people na pinatawad na Diyos. Tinawag mula sa sanlibutan, pinatawad. Yung mga apostol na sinabi mo, ang sinabihan ni Kristo doon ay mga apostol, tinawag ba yun ni Kristo? Kasi ang gusto mong palabasin, that is a Catholic church. That is wrong. Question na ito sa iyo eh. Sabi mo kasi hindi yan simbahan na sinabihan. Ang sabi mo, yan ay mga apostol. Baluktot niyo yung Biblia eh. Sige, nagpapaluktot. Sige, ganito bro. Brother, ito na lang para maliwanagan siya no na ang iglesia ay binigyan ng authority na magpahintulot. Ito, babasa ako Brother Reha, yung sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 7:12. Yan, sabi ni Apostol Pablo ganito. Yan. Sabi niya, sa iba naman ito ang masasabi ko. Ito'y opinion ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Kung ang isang mananampalatayang lalaki ay may asawa na hindi mananampalataya, na gusto namang magsama sila, hindi niya dapat hiwalayan ang babae. Tinatanggap ba, Brother Ray, si Apostol Pablo dito nagtuturo na walang sinabi ang Panginoon tungkol dito? Tinatanggap yun. Sulat sa Biblia. Ngayon. Nung siya ay nagturo nito, ito ba ay nakasulat sa Old Testament o hindi? Ano? Pakiulit niya ulit yung tanong. Nung siya ay nagturo nito, yan ba ay nakasulat sa Old Testament o hindi? O sa New Testament nakasulat yan eh. Hindi ba? Kasi sabi ni Kristo kasi, anuman ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Tinatanggap mo ba? Sa talatang ito, may ipinahintulot si Apostol Pablo na dati ay hindi naman na ipahintulot. Tinatanggap ko yan. Ayan. So, tinatanggap mo ang iglesia ang binigyan ng authority na magpahintulot ng anumang gusto nila. Tama? Okay, but I want to make Kung mabasa ko sa history bro, Catholic preacher si Apostol Pablo. Sige, Brother John Doe, granting without admitting na yung binigyang authority hindi Katoliko, anong simbahan yun? Ano yan bro? Hindi mo rin masabi, no? Kasi, inamin nyo, nag-mute siya. Sige. Tanungin natin ulit. Sinina, pakisagot mo ba din Ray Sinina? Ulitin natin yung tanong. Ulitin ko yung tanong, Brother Ray. Tatay Ray, ulitin yung tanong. Sabi mo, hindi Catholic Church ang binigyan ni Kristo ng kapangyarihan or authority. Kung hindi Catholic, kung hindi yung Katoliko, anong simbahan yung binigyan niya ng sa Biblia na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? MCGI.
Ah, hindi. Sumali lang kami dyan. Ah, sige, sige, sige. Bro. Bro, for clarification, bro, na talagang sumali kayo. For clarification lang, ha. Saan inilibing ang, nasaan ngayon ang himlayan ni Apostol Pablo? Saang chapter ng Iglesia ng Diyos nakalibing si Apostol Pablo? Kasi, ang namatay si Elie Soriano, ang naglibing kayo, MCGI. Ang namatay si Ranyo Manalo, ang naglibing INC. Ang namatay si Felix Manalo, ang naglibing INC. Ang namatay si LNG Wet, ang naglibing SDA. Ay, ang gusto mong sabihin, wait lang, bro. No? Dahil Church of God si Apostol Pablo, saang chapter ng Church of God inilibing si Apostol Pablo? Ano mo, sa Biblia? Hindi, wag, bro, wag kang lumihi sa tanong. Wag kang lumihi sa tanong, ha? Hindi nakasulat sa Biblia kung saan nilibing si Apostol Pablo, kaya wag kang tatakbo ng Biblia. Tinatanong kita ngayon. Kung nakasulat. Eh, hindi rin sa Biblia nakasulat si Elie Soriano, inilibing sa ano, eh, sa MCGI, eh. Pero tinatanggap mo, kayo ang naglibing kay Elie Soriano. Tama? Oh, papayag ba kayo, bro? Bro, papayag ba kayo, bro, na si Elie Soriano ililibing sa Katoliko o hindi? Bakit nyo ba binibigyan ng emphasis yung patay? Hindi, bro. Ang importante sa Biblia ang patay. Ang bro, hindi pala importante. Bro, kung hindi pala importante ang patay sa Biblia, bro, kung hindi pala importante, papayag ba kayong MCGI na si Elie Soriano yung ilibing sa, ano, sa sementeryo ng Katoliko? No, sa Brazil nakalibing yun eh. Inlige. So, papayag ba kayo na sa Katoliko ililibing si Soriano? Oh, walang problema, gusto niyo sa inyo yan. Katulad si Yoyoy Villam, may member namin. Ang tanong ngayon, bro, anong relihiyon ang naglibing kay Soriano? MCGI. Bakit MCGI? Ba't hindi ibang relihiyon? Walang nag-claim eh. Kasi kung katulad ngayon, eto na yon. Nung namatay si Apostol Pablo, sabi mo, Church of God, hindi ba? Saang chapter ng Church of God inilibing si Apostol Pablo? Ano yan, tanong na yan eh. Ibig sabihin, pamahiin. Ang patay. No, hindi pamahiin yan, bro. Be logical. Ecclesiastes chapter 9. Bro, wait lang. Resinina. Tumahimik ka muna. Ganito yan, bro. Kaya nga ako nabigyan ng example eh. Si Eranyo Manalo nung namatay, nilibing sa INC. Si Felix Manalo nung namatay, nilibing sa INC. Si Elie Soriano nung namatay, nilibing sa MCGI. Ang tanong, nung namatay si Apostol Pablo, saan siya nilibing? Hindi ko masagot yan, wala. Kasi nabasa ko lang sa history niyan, inugutan ng ulo ni Nero yan eh. Oh, ngayon, saan siya nilibing, bro? Yan ang tanong ko, saan siya nilibing? Ah, hindi ko alam yan kasi ang patay. Yan daw, nabasa daw niya sa history. Bro, importante, ang turo ni Pablo. Bro, kung talagang, wait, tumahimik ka muna. Bro, kung talagang kayo ay umanib sa Iglesia ng Diyos, imposible namang hindi mo alam kung saan nilibing si Apostol Pablo. Eh, alam mo nga kung sa Brazil nilibing si Soriano eh. Siyempre, member ako eh. Member ka. Ngayon, kung talagang umanib kayo sa tunay na Iglesia, dapat alam mo rin kung saan nakalibing si Apostol Pablo. Correct. Ano mong ang patay? Ano? Tamimi ka ngayon. Hindi ako tamimi. Ah, sige, pangalawang tanong. Saan palabasin na kayo ang naglibing kay Pablo? That is wrong. Eh, kung mapatunayan ko. Bro, Ha? Sige. Sige. Ating i-search sa Google, ano? Mas maganda na mag-search sa Google para ating makita kasi kung wala tayong Google na ma-presenta. Yan ang problema pag hindi sula scriptura. Kasi pag nagsisinungaling. Bro. Sabi niya, problema daw. Oh. Bro, sabi niya yan ang problema pag hindi sula scriptura. Pero sinabi niya kagalina, nabasa niya sa history si Pablo pinugutan ng ulo. Oh, naniwala ka pala sa hindi Biblia. Oh, hindi namin ini-emphasize sa inyo yan, pero ini-emphasize sa inyo. Bro. Ikaw muna nagsisigaw na ako rito eh. kapatid ni Jando, saan ililibing? Yan ang tanong niya. Eh, sa amin din naman importante yan eh. Yan ang subject namin dati sa seminaryo ng Baptist, na si Pablo napugutan ng ulo ni Nero. Oh, saan siya nililibing? Saan sa Bible yun? Saan sa Bible na pinugutan siya ng ulo? Sa history books.
O kaya o, maniwala pala kayo sa history at hindi pala kayo Bible alone. Ang patay, hindi importante yan sa amin. Sa Biblia, hindi importante. Hindi, yan. Sabi mo kasi bro, may problema sa mga hindi Bible alone. Naniwala ka sa history, so may problema ka. Kasi hindi ka na Bible alone pala ngayon. Sa spiritual na pinag-uusapan natin, para hindi mailigaw ang tao. Lumulusot ka lang mag-spiritual eh. Lumulusot ka lang mag-spiritual. Ang malino dyan, sabi mo, may problema ang mga hindi Bible alone. Pero kasasabi mo lang, nabasa mo sa history books, ibig sabihin hindi ka Bible alone. Kasi ano ba ang alone? Nothing else. Wala ka nang dapat iba pang babasahin. Biblia lang. Pero sabi mo, nabasa mo sa history books at sa madaling salita, hindi ka Bible alone. Kasi what is alone? Nothing else. Wala ka nang dapat iba pang babasahin. Bible na lang. Nagbasa ka pa ng history, kaya palpak. Ito yan bro, ito yan bro. Kasi, ang tanong kasi ni Jando, saan ito Ben? Sige bro. Lipat ako ng ibang tanong. Hindi importante ang patay eh. Tingnan mo ha. Tingnan, basahin ko bro, sa'yo. Kung hindi importante ang patay, wag kang magsinungaling sa amin bro ng harapan. Kasi kung hindi importante ang patay, kung hindi importante ang patay, dapat sana tinapon nyo na si Elisoriano. Kung namatay yun, hindi pala importante. Wag kang magsinungaling sa amin, hindi kami mga bobo dito bro. Kaya nyo nilibing si Soriano, inayos nyo ang kanyang libingan, isinaayos nyo ang kanyang himlayan, kasi mahal nyo siya. Yan ha, isinaayos nyo. Rosario ang pinag-usapan natin ang punta sa... Bro, eto pa bro, sige, ating balikan yung Rosario yung ginamit mong Rosario, kasi pag ikaw naiipit ka, bigla kang tumatalon. Eto bro, Tinanong mo kanina na nagturo ba si Kristo na magdasal ng Rosario? Sabi sa referensyang ginagamit nyo, 1214 ipinahintulot ng iglesia sa lupa ang Rosario. Tanong, sa taong 1214, nangangaral pa ba si Kristo sa lupa o hindi na? Oh, wala na. 400 years yan. Oh, 1214. Ngayon, 1214 bro. 1214, sabi mo, wala na. Hindi siya nangangaral. Bakit mo tinatanong sa amin kung nangangaral ba si Kristo na magrosaryo kayo kung alam nyo naman pala na sa 1214 lang ipinahintulot ang rosaryo? Pakisagot. De, ang gusto namin... Di, bro. Pakisa ko ba para makita mo ba na ang tanong mo pilosopo? Kasi hindi mo matanggap na tanong pilosopo eh. Hindi mo kasi matanggap eh na tanong pilosopo. Alam ng MCGI na sa 1214 lang ipinahintulot ng iglesia sa lupa ang Rosario. Alam ng MCGI yon. Ngayon, ang tanong mo sa amin, saan sa Biblia mababasa na inutos ni Kristo na magdasal kayo ng Rosario? Then alam niyo na nagtuturo ng rosaryo. Then alam niyo 1214 lang pala ipinahintulot ang rosaryo. Tanong ko, sa 1214 nagtuturo pa ba si Kristo sa lupa? Sabi mo hindi na. Ang follow-up question, bakit mo kami tinatanong kung nagtuturo ba siya ng rosaryo sa lupa? Eh alam niyo naman na sa 1214 pa ipinahintulot ang rosaryo. Eh ganito kapatid na Jando. Ayaw nyo kasing aminin na invento ng Catholic Church yan. Bro, kung talagang invento, saan sa Biblia mo nabasa ang misa pasalamat? Pag wala kang nabasa ngayon, invento nyo rin yan. Basahan mo ko sa Biblia na merong misa pasalamat kasi ginagawa ninyo ang misa pasalamat. Aral nyo yan. Sige, basahan mo ko. Ang misa pasalamat. Pasalamat. Oh. Sige, pasalamatan. Sige. Saan sa Biblia nagsagawa ang mga apostol ng pasalamatan? Nasa awit 100 yan eh. Apostol ang tanong ko. Ba't ka napunta sa awit? Wala pang apostol nun. Apostol ang tinatanong ko sa iyo. Oh, wala. Tika mo na. Basta taga-sunod ka. Hindi, ang tanong ko bro. Focus sa question. Sa Diyos. Bro, mag-focus ka sa question para makita mo ang mali ng tanong mo. Saan sa Biblia na ang mga apostol nagsagawa ng pasalamatan? Kamu na ha? Pag-isipan ko, nandito yan sa Biblia. Sige. Isa pa, Barilando, mas madali. Kayo, mayroon kayong tinatawag programa na Bible, a Worldwide Bible Exposition.
Saan naman sa Bible na sinabi ni Kristo mag worldwide Bible exposition kayo? Saan sa Bible? Nasa Mateo yan. O sige, anong talata sa Mateo? Worldwide Bible exposition. Anong talata? Sige, sige. Word for word na Bible exposition. Ah, invento. Umatiyo kayo naniniwala sa hindi word for word. Oh, invento. Invento. Kasi yan ang tremendo mo. Invento eh. Invento nyo rin yun. Oh, eto, balikan. Hindi ko nag-iimbento. Oh, sige, balikan natin yung ano yung salita ng Bible exposition. Ang utos ni Kristo na ipakalat sa buong mundo. Kaya nga, hindi mali. Ang ipakalat, ang sabi ni Kristo, humayo kayo sa buong mundo at gawin niyo silang alagad ko. Humayo. Kayo hindi humahayo. Nakaharap na kayo sa computer, hindi kayo humahayo eh. Very effective nga eh. Ano very? Na kami saan? Nakarating na bro, kami hindi saan. Bro, hindi pero, issue bro, bro, hindi issue kung very effective ba o hindi. We have kasi 'yan ang gamitin namin na kailangan effective ang pagtuturo. Bro, hindi yan ang tanong ko kung effective ba o hindi. Na, kahit sa Batikan, hindi yan ang bro, na, hindi yan ang tanong, lumilihis ka eh. Hindi tanong kung effective ba o hindi. Ang tanong ko sa iyo ngayon, saan sa Biblia na ang ipahayo yung internet at hindi kayo? Kung buhay pa si Kristo, internet din ang gagamitin niya. Oh, ayan, invento na naman 'yan. Huwag kang mag-invento. O sige, balikan natin yung ano, yung pasalamatan. Kayo ng rosaryo, gagamit pa kayo ng sige, mitanin. Sige bro, sige bro. Ating balikan yung pasalamatan, bro, para ang Catholic Church. Bro, ating balikan yung saglit na, brother Jando. Sige nga, brother, ikaw mahilig ka sa salitang invento eh. Yun bang worldwide Bible exposition ninyo, invento 'yun na word o hindi invento? Ano talaga yan? Inano namin, nilagay namin yan para... Imbento ba yan o hindi imbento? Yan ang tanong. Hindi yan imbento. Kung hindi imbento, ano yan? Saan sa Biblia yan? Inunod namin. Magbubag muna yung nasaan sa Biblia, Padre Jando. Ito muna. Yung imbento muna. Kung hindi imbento ang Worldwide Bible Exposition, ano ang tawag mo dyan? Pangangaral. Salita na. Ilan nga, hindi yung salita ba? Yung salita na Worldwide Bible. Yung salita, bro Ray. Wag na ipayaralin natin kamangmangan, no? Matatanda na tayo. Yung salitang Worldwide Bible Exposition. Kasi sabi mo, hindi imbento yan. So ano ang tawag mo dyan? Yung salita na yan, ano ang tawag mo? Ginawa ba ng MCGI yan o hindi? Ginawa namin yan. O ano ang tawag sa ginawa yan? Imbento yan o hindi? Ang ibig sabihin yan, Worldwide Bible Exposition. Imbento ba yan o hindi? Sabi mo na, inamin mo na, ginawa eh. Yung ginawa, inimbento niya ba yung salita na yun? O meron kayong ginawa na? Ginawa namin yan. O yung imbento din pala kayo? Nag-imbento. Bro, nag-imbento din pala kayo. Wag kang magsabi na hindi yung rosaryo kung kayo din pala nag-imbento. Sige, eto pa, eto pra. Wait lang muna. Bro, Resinina, nawala tayo sa ano ko, sa tanong ko. Na, bigyan mo ako ng talata, bro, ng ang mga apostol nagsagawa ng pasalamatan. Bigyan mo ako talata. Pag wala ka may bigay talata ngayon at kailangan mong tanggapin na yun ay imbento nyo rin. Bigyan mo ako ng talata, bro. Tapos, may follow-up pa ako dyan, yung sola scriptura naman. Sige, bro, Resinina, pakibigyan mo nga talata, ang apostol nagsagawa ng pasalamatan. Bro, para mabigyan ng pagkakataon kayo makasamahan mo, baka naman pwede natin bigyan ng ano, ng si Bro Wendell. Yan nga. Wait lang muna, brother. Yun nga alam ko, kasi pagkatapos dito, pag nagawa na niya, bigyan ko ng ano si, yung mga kasama natin. Tapos, kasi, para walang sapawan. Oo, kasi hindi kasi matatapos ang issue hanggat ang sasapawan. Sige, brother Resinina, pakibigyan mo nga yung talata na ang mga apostol ay nagsagawa ng pasalamatan sa isang lugar. Kumpleto sila, ha? Kumpleto sila. Isang lugar nagsagawa ng pasalamatan. Wala akong mabasa niyan. Walang mabasa. So, dahil walang mabasa, bro. Ni Pablo, bro, wait lang ha. Bro, dahil wala kang mabasa na ginawa nila 'yan, pero ginagawa ninyo, inaamin mo na ngayon na imbento nyo 'yan. Hindi imbento 'yan. Kung hindi imbento, bro, bigyan mo kung talata ginawa 'yan ng mga apostol. Sinusunod lang namin ang ano ni Kristo, ang utos ni Pablo na magpasalamat. Hindi yan. Magpasalamat, okay lang pasalamat. Yung nagkakaisa kayo sa isang lugar at nagsasagawa ng pasalamatan, yon ang tinutukoy ko. Yung magpasalamat, pwede mo yan gawin kahit kanino eh, kahit sa ang ano, kahit anong oras, kahit sa ang lugar. Pero yung nagkakaisa kayo sa isang lugar, gaya ng ginagawa ninyo, nasa isang lugar kayo, yung nasa Makati,
bumabiyahe, pupunta doon sa kung saan kayo nagtitipon. Yung ginagawa niya ba? Sa apalit. O, sa apalit. Pupunta mo ng apalit. Bigyan mo ko talata, ginawa yun ng mga apostol. Kasama-sama talaga ang mga Kristiyano. Nasaan? Di. Nasaan, bro? Talata. Kung wala kang talata, invento nyo yan. Wala sa talata yan. Oh, i-invento nyo nga. Ang sinusunod namin, magpasalamat. Sinusunod namin, bro, turo ni Pablo. Invento nyo nga, bro. Inamin mo na, invento nyo. Sige, doon tayo kay Brother Wendell. Baka may tanong si Brother Wendell. Brother Wendell. Okay, dito lang ako magtanong ni Bro Ray sa salitang invento. So, dahil sola scriptura, yan. Alone, Bro Ray, di pwede mag-invento talaga. Bro Ray? Yes. So, pakiano, mahina dahil, po dating nyo, kapatid, mahina po. Dahil sola scriptura, Bible alone, so ibig sabihin, di pwedeng mag-invento ng aral. Tama. Ang main doctrines talaga, hindi dapat ini-invento niyan. Hindi dapat ini-invento. Okay. Sa main doctrines, hindi dapat ini-invento. Tanong, sino ang nag-invento sa sola scriptura? That is a Latin word, sola scriptura. Yes. Latin sa Catholic Church nga namin natutunan yata yan, sola scriptura. Wala kami, huwag mo kami magbinta nga, wala kami sola scriptura. Ang tanong ko, malinaw, sino ang nag-imbinto, di ko tinanong kung saan yun na natutunan yan, sino ang nag-imbinto sa aral, yung doctrines ninyo yan, sola scriptura? Napakinggan ko yan sa inyo eh, sola scriptura. Wala nga kaming sola scriptura, bro, huwag ka mag-ano dyan. Magbintang ng kasinungalinga, nagkakasala ka niyan eh. Narinig ko ba nga yan kay... Wala kaming turo na sola scriptura, hindi nga kami Bible alone eh. Kay Mr. Gitgano eh. Hindi. Nag-sermon siya about sola scriptura. Ang sabi ni Padre Darwin Gitgano, ang Biblia hindi yan ang haligit-saligan ng katotohanan. Yun ang sinabi ni Padre Gitgano. Eh, wag mong ilihis, wag mong baluktutin. Sagutin mo ang tanong ni Padre Wendell. Oh, sige, palitan ko na lang sa sola scriptura, English. Gawin natin English. Sige. Sino ang nagturo sa doktrina ng Bible alone? Biblia, ang Diyos. Basahin natin sa Isaiah. Oh, 34. Okay. Sa leksikon ninyo, hindi nga ang kakailangan. Ayan, Brother Wendell, pagbigyan mo ko dyan. Brother Wendell. Okay. Sige. Bro, naniniwala ka ba, bro, na ang Isaiah 34:16 ay tumutukoy yan sa Biblia? Tinatanggap mo ba yan? Yan yan, saliksikin ninyong aking kasulatan. Bro, naninindigan ka ba dyan, bro? Na yan ay Biblia, tumutukoy dyan. Naninindigan ka ba? Sabi ng Diyos eh. Sige, kung babasahin natin, bro, at hindi pala yan tumutukoy sa Biblia, kundi sa mga hype, ano yung mali yung unawa nyo? Hindi, sige, basahin mo. Sige, ating basahin. Isaiah 34, ating simulan sa 14, ha? 7, para malinaw. Contextual tayo dito, bro. Ito yung talagang pag-aaral. 34, ating simulan sa, 7. Ating simulan sa, 7, ito. Sabi ganito, tingnan mo, ha? Sundin mo itong binabasa ko, ha? Papatayin din na parang mga toro ang kanilang mga makapangyarihang mamamayan. Ang kanilang lupain ay mapupuno ng dugo at taba, sapagkat ang Panginoon ay may itinakdang araw upang magigante sa kanyang mga kaaway para tulungan ng Zion. Ang mga sapa at ang lupa sa Edom, ito ay tumutukoy sa lupain ng Edom. Ito ay tumutukoy sa lupain ng Idumea. At ang mga sapa at ang lupa sa Edom ay masisira. Ang buong bansa ay masusunog at hindi na mapapakinabangan. At hindi ito mapapatay araw at gabi. Ang usok nito'y papailan lang magpakailanman. Wala nang titira o dadaan man lang sa Edom kahit kailan. So ang main subject dito yung Edomeya. Wala nang dadaan doon. 11. Magiging tirahan ito ng mga kwago at mga uwak. Nasa plano na ng Panginoon na ipadana sa lupaing ito. Anong lupaing yan? Lupain ng Idumea. Ang kaguluhan at kapahamakan. At tatawagin itong walang kwentang kaharian. Ano yung walang kwentang kaharian? Yung Idumea. Mawawala ang lahat ng pinuno nito.
tutubo ang matitinig na mga halamanan sa mga napapaderang lungsod at matitibay na bahagi nito. Maninirahan doon ang mga kwago at mga asong gubat. O, yung mga wild dogs, yung mga kwago, maninirahan sa Idumea. Magsasama-sama roon ang mga asong gubat, kasama ng iba pang hayop sa gubat. Tatawagin ng mga maiilap na kambing ang mga kasamahan nila roon. At ang mga malignong lumalabas kapag gabi ay pupunta roon para magpahinga. Saan? Sa Idumea. 15. Ang mga kwago ay magpupuga doon, mangingitlog, mamimisa, at iingatan nila ang kanilang mga inakay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mga uwak ay pares-pares na magtitipon doon. 16 na tayo. Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Walang ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yun. Ano daw ang hindi mawawala ng pares? Hayop. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yun. At wala ni isa man sa mga ito ang walang kapares. So yung hindi mawawala ng pares, yung mga hayop, hindi Biblia. Tuloy. Sapagkat yan ang ipinasya ng Panginoon at siya mismo ang magtitipon sa kanila. Sinong titipunin? Yung mga hayop, hindi ang Biblia. 17. Siya ang magbibigay sa mga hayop ng lupa na kanilang titirhan. Mapapa sa kanila ito magpakailanman at doon sila titira magpakailanman. Ang tanong bro, itong aklat ng Panginoon na tinutukoy dito, naniniwala ka bang Biblia yan? Saglit lang ha, saliksikin ko rito sa Greek, sa ano, sa translation ha. Okay. 34:16. Simulan mo sa 7 bro, para makita mo ang konteksto. Merong ano rito eh, meron akong ano rito eh, Hebrew. So, the book of the Lord is properly writing document, implication, a book, evidence, palagay. Lord, tinan natin, from the self-existence or eternal Jewish national name of God, Jehovah, the Lord. So that is the book of the Lord, the book of the Lord. Ano nga, ikaw ba naninindigan na itong aklat ng Panginoon dito, Biblia ito? Biblia yan. Biblia. Kung mabasa ko na hindi yan Biblia, kundi Book of Living Creature, aminin yung mali ka. Sige. Ah, sige, basahin ko lang sa English, ano? Kaya, Tagalog yan eh. Englishin ko lang. Search in the Lord's Book of Living Creatures and read what it says. Not one of these creatures will be missing and not one will be without its mate. The Lord has commanded it to be so. He himself will bring them together. It is the Lord who will divide the land among them and give each of them a share. They will live in the land age after age and it will belong to them forever. Tanong bro, yung Lord's Book of Living Creature, Biblia ba yan? Yeah, naintindihan ko. Pakisagot bro. Yung Lord's Book of Living Creature, Biblia ba yan? Yes or no? The Lord's Book of the Living Creatures, that is the Book of God, that is the Book of God, Biblia. Yan nga, tanungin kita bro. Itong Lord's, sabi dito, basahin mo sa Lord's Book of Living Creature, walang isa man sa mga hayop na ito ang mawawala doon sa Idumea. Yun ang konteksto eh. Ang lupa ng Idumea, mawawalan ng tao, ang papalit doon, mga hayop ang maninirahan doon. Kaya sinabi dito, basahin mo sa Lord's Book of Living Creature, walang isa man sa mga hayop na ito ang mawawalan ng kanyang kapares. Ano bro? Tinatanggap mo bro, hayop pala titukoy dito, hindi pala ito Biblia. Hindi Biblia yan. Ano Biblia? Yung hayop. Oh, hayop. Ano Biblia? Sige, saan talaga sa Biblia na ang hayop hindi mawawalan ng pares? Ito nga sa... Hindi, sagutin mo bro, sagutin tanong bro. Saan sa Biblia bro na ang hayop hindi mawawalan ng kanyang pares? Teka muna ha. Hindi na mawawalan ng pares. Yan ang binasa mo, hindi na mawawalan ng pares. Eh,
Ito yung sinabi ni ano, sabi ni Isaias, basahin mo sa Lord's Book of Living Creature. Huwag mo na sa kanyang sinulat. Sa Biblia na Lord's Book of Living Creature, sabi mo kasi Biblia 'yan eh. Sige, bigyan mo ako. Saang talata sa Biblia maliban sa Isaias 34:16 na Biblia ang tinutukoy doon na hindi mawawalan ng pari sa mga hayop? Wala diyan sa New Testament, ha? No. Wala 'yan sa New Testament. No. Sige, basahin mo ko kahit saan sa Old Testament, basahin mo ko na ang mga hayop hindi mawawalan ng kanyang kapares. Bigyan mo ko, wag itong Isaias 34 kay Isaias 'yan eh. Sabi niya, basahin niyo. Eh di basahin mo doon kasi kumuha siya ng reference doon. O sige, saan talata ng Old Testament 'yan na ano, ang mga hayop hindi mawawalan ng kanyang pares maliban ito sa sulat ni Isaias? Muna. Okay. Balikan ko to, ha? O, tinan mo, ha? Maski sa dating, ang dating Biblia. Ang dating Biblia tayo. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Tanong, bro. Ano yung hindi magkukulang? Biblia o hayop? Biblia. Biblia. Balikan natin sa ano, sa ang salita ng Diyos. Sabi dito, tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yon. Ba't hayop dito? Yan tinutukoy. Prophecy yan. Prophecy yan. Anong prophecy? Yung Idumea. Idumea, titirhan ng Biblia. Prophecy yan. Bro, bigyan mo ko ng, bro, bigyan mo ko ng magandang reasoning. Ang lupain ng Idumea mawawala ng tao. Ang maninirahan doon, mga kwago, mga asong gubat, mga hayop ang maninirahan doon. Sabi ng verse 16, basahin mo sa aklat ng Panginoon, walang isa man sa mga ito. Anong ito? Yung mga hayop na pupunta sa Idumea, ang mawawalan ng kanyang kapares. Bigyan mo ko ng logical reason na ang maninirahan sa Idumea ay Biblia at hindi hayop. Ang sabi dyan, saliksikin nyo ang aking hindi, sabi. Hindi, bro. Walang nagkukulang. Tingnan mo, ay hindi ang hindi yung aklat ang magkukulang, ang hayop ang magkukulang. Hindi magkukulang ang tingnan mo, ha? Tingnan, balikan natin, tingnan mo. Ito yung nakita kong diferensya sa ang dating daan. Naka-focus lang sa isang version, pag binasa mo ng ibang version, giba ng argumento nila. Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at pasahin. Wala ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na ito. Balikan natin yung versikulo 13. Tutubo ang matitinik na mga halaman sa mga mapapaderang lungsod at matitibay na bahagi nito. Maninirahan doon ang mga kwago, ang mga asong gubat. Oh, magsasama-sama roon ang mga asong gubat kasama ng iba pang hayop sa gubat. Tatawagin ng mga maiilap na kambing ang mga kasamahan nila roon at ang mga malignong lumalabas kapag gabi ay pupunta doon para magpahinga. Ang mga kwago ay magpupugad doon. Saan? Sa Idumea. Mangingitlog, mamimisa at iingatan nila ang kanilang mga inakay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mga uwak ay pares-pares. Oh. Ang mga uwak ay pares-pares. Biblia ba yung uwak? Biblia yung uwak, bro? Hindi. Iba yan. Iba yan eh. Eh, karugtong to eh. O, tingnan mo ha. Ang mga uwak ay pares-pares na magtitipon doon. Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Wala ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yon. At wala ni isa man sa mga ito ang walang kapares. Sino hindi mawala ng kapares? Biblia o hayop? Hayop. Hayop pala. So yung sa ano, ang dating Biblia, hayop pala ito. Tingnan mo ha, tingnan mo. Binasaan lang ka lang ng ibang translation, giba ng argumento mo. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa man sa mga ito ay hindi magkukulang. Sabi mo, yan ay Biblia, hindi magkukulang. Tuloy ko lang basa. Walang mga ngailangan ng kanyang kasama. Biblia ba yan? Biblia yan. Biblia. Sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Sinong pinisan? Biblia o hayop? Biblia. 17. At kanyang pinagsapalaran at ibinahagi ng kanyang kamay sa kanila.
sa pamamagitan ng pising panukat? Sino ang binahagian? Ang Biblia o ang hayop? Kanyang pinag... Tinuloy ko lang sa verse 17 ha, para ma-contextual tayo dito, para makita kung sino talaga ang may tamang unawa, ang MCGI ba o ang Katoliko. At kanyang pinagsapalaran at ibinahagi ng kanyang kamay sa kanila. Sino tong kanila? Biblia to o hayop? Seventeen. Oh, tignan mo. Ang dating Biblia yung binabasa ko, ha? At kanyang pinagsapalaran at ibinahagi ng kanyang kamay sa kanila. Sino ang binahaginan? Sino yung kanila dyan? Hayop ba yan o Biblia? Hayop yan. Hayop? Hindi pala Biblia. O ngayon, tuloy pa natin. Karugtong to, ha? Contextual to. Kanilang aariin magpakailanman at sa salit-saling lahi ay tatahan sila doon. Sinong tatahan, Biblia o hayop? Hayop. Oh, ba't mo sinabi kanina ang hindi mawawalan ng pares, Biblia? Yung sinabi, hindi nangangailangan ng kakampi, hindi nangangailangan ng katulong. Ayun nga. So that is the word of God. Hindi kailangan ng anong word of God? Bro, tingnan mo ha, tingnan yung unawa ninyo ha, baluktot. Tingnan nyo ha. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito. Ano yung binasa natin sa mula sa 7 hanggang 15? Mga hayop yun o Biblia? Aklat ng Panginoon ang binabanggit. Hindi. Aklat ng Panginoon, that is not an animal or a bird. Bro. Kapisik na yan sa Edom. Bro, ang nanirahan ba sa Edom, Biblia? Wala, hindi. Mga hayop. Ang mga hayop. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Ano yung hindi magkukulang? Ang Biblia o ang hayop? Ang Biblia ang hindi nagkukulang. Takon ako. Sige, patunayan mo na hindi ang Biblia hindi nagkukulang, ha? Ah. Bro, nagpabalik-balik na kayo dyan, Brother Jando. May itanong daw muna sa Brother Angel at si Brother Angel naman, Brother Jando. Para, sige. Para dito, maibigyan naman natin at least dito na napatunayan natin dito na contextually, binaluktot nilang verse 16. Kasi yung tinutukoy rin doon na hindi mawawalan ng pares yung mga hayop, hindi sila mawawalan ng pares, kaya nga tatahan sila doon. Bakit? Mga hayop yun, hindi Biblia yun. Ano ba to? Sige, Brother Angel. That is not the right interpretation. Kayo yung nasa... We will read again from King James Version. Okay, kaya sa King James Version. Kahit sa King James Version, basahin yan. Read, no one of these shall fail, none shall want her mate, for my mouth it hath commanded and his spirit it hath gathered. Galing sa sinong ginadar ng Panginoon sa Idumea, Biblia o hayop? Hayop. Ah, hayop pala, hindi pala Biblia. Yun, na-booking ka na. Oh. Sino ang saan ginagamit yung term na mate o kasama? Term na mate. Halimbawa, classmate, schoolmate. Saan ginagamit yung term na mate? Sa tao o sa hayop? O sa tao o sa libro? Yung term na mate? Sa hayop. Sa living things o sa non-living things? Living things. Sa living things. Yung Biblia ba living things? Non-living things. That's, ang power niyan is living. But the book is non-living thing. Hina mo. Ikaw, yung ano mo, urong-sulong. Sige, bigyan ko na lang kay Brother Angel kasi dito, kitang-kita dito, mali ang unawa nyo sa verse 16. Kasi mula pa sa verse 1, kahit basahin mo yan, mula verse 1 hanggang 17, mga hayop ang tinutukoy dyan. But biglang 16, lumiko sa Biblia. Ano ba naman to? you're taking it out of context. Bigyan natin kay Brother Angel. Brother Angel, ikaw naman. Brother Angel. Nakatulog si kanina din, ah. Okay lang ako si Bro Wendell yata, hindi pa tapos kanina na nasingitan lang. Oh, na ano ko si Bro Wendell kanina kasi ginamit niya yung 3416 kaya ano ko nga pwede ko bang iano yung 3416. Si Bro Wendell, tuloy mo, Bro Wendell. Yan kapatid na rin, nakita niyo na po at yung panahon na yun, Kuya Ray, wala namang Biblia, sa Isaias ang sinasabi diyan, hindi pa Biblia po, no. At saka wala pang revelation 'yan.
wala lahat 'yon. So ang pag-aano po ng Biblia, kapatid, tingnan mo yung time, no? Yung time frame niya, yung chronological order ang tinatawag. So out of context po si Bro Eli kasi hindi naman yung nag-aral talaga na para maintindihan niya yung Biblia, no? So intindihin po natin mabuti, ha. Huwag kang basta-basta paliligaw sa mga ano, nagbasa lang. Out of context kasi wala pang that yung po wala pa New Testament niyan, eh. Bukas kasi I'll be there sa lokal, eh, mga 8 o'clock. Kung may makita akong worker, magtatanong ako kung anong gagawin. Ano ang simulan niyo ng advice ko, bro, simulan mo nang basa from verse 1 o verse 7 down to verse 17. Para makita ang context na hayop ang tinutukoy diyan na maninirahan sa lupain ng Idumea. Ang problema rito, bro, ang kakausapin niya, co-worker, ganun din yan, eh. Ganun din, same pa rin, eh. Pagsabihan lang ako nun. Pagsabihan lang ako nun. Kaya nga po. So, at saka, walang nagturo kasi kay ano, ang pag-aaral ng Biblia, tingnan mo yung ano niya, yung time nung sinabi niya yon, para kanino, para saan, at anong dahilan. Kasi hindi basta ba nakabasa ka, Biblia na yan. Wala po siya. Okay. Sige po, bro Wendell, para lang matapos. Bro Wendell, ikaw naman, bro Wendell. Okay, sige. Baka nakaka-isturbo na ako, Vlad Jando, ha? Na baka nakaka-isturbo na ako. Wala, eh. Hindi. Talagang sinadya namin ito na pag pumasok ka, yung testimony night, puspo muna namin sa next Sunday. Kasi minsan lang tupasukan kami ng MCGI, eh. Kasi MCGI nagbabawal sa amin yan. Ako nga lang naglakas. Kasi ang hindi lang ikaw, bro. Nandiyan pa si Larry Silva. Dalawa kayo. At saka, dyan mo makikita, kapatid na rin, na ang aral nyo mali. Kasi, ba't kayo pinagbabawalan? Ang sabi sa Bible, know the truth, seek the truth. Dahil that truth will set you free. Okay. Bakit kayo pagbabawalan? At saka ganito, kasi bro. Sa unang ano kasi, ang turo ni Brad Eli, tapos na yung era ng pakikipagdebate. Ang ano namin no, yan? Ano, tapos ng era. Hindi yan tapos ng era. Kayo punto for punto, ngayon lang kayo nag-ano. Tapos na pala, bro. Kapansit nga namin, ng kayong mga Katoliko, active na kayo ngayon, hindi nyo na pinapabayaan mga member nyo. Bro, siyempre. Bro, dumadami kasi kayo, eh. Bro, kung tapos na. Dumadami nyo na. Bro, kung tapos na ang era ng pag-debate ng MCGI, bakit sa online, social media, ang dami pa rin MCGI nakikipag-debate? Oh, at saka ito, pasinini nyo, ha. Sa kanila, kapag sila ay sumali daw sa ibang programa, ang tawag daw doon, pangangalo niya sa pananampalataya. Eh, bakit ang Katoliko iniimbitahan niyo sa inyong programa? Eh, ginagawa niyo kami ng kasalanan doon. Kasi inyo kasi, pangangalo niyo sa pananampalataya yun. Igay mo na kay Brother Wendell, Brother Jando. Brother Wendell! Andiyan po, Brother Wendell? Okay. Go ahead, Brother Wendell. Okay, ito lang, Bro Ray, no? Dahil, sabi mo, yung Isaiah 34 size ay Biblia. 16. Ah, 16. Oh. Isaiah 34:16. Biblia daw. Oh. 'Yon ang interpretasyon mo dahil sabi mo mali ang interpretasyon namin. Kaya tatanungin kita. Kung Biblia ito batay sa interpretasyon niyo, anong version ng Biblia? Dahil sagot, bro. King James Version. King James Version daw kung Brother Win din. Ah, King James Version. Okay. Sunod na tanong. Alam mo ba kung kailan lumabas ang King James Version? Anong taon? 1611. Nang naisulat ang Isaiah Kapitulo 34, Versikulo 16, ito ba'y sa 1611 na? Wala mo. Ha? Wala pa daw, Brother Wendell. Hindi pa daw. Hindi pa. Paano babasahin? So bakit sinabi mo na King James Version Bible na ito na sabi mo ngayon hindi pa 1611 ang Isaiah 34:16? Paano babasahin? Brother Wendell, paano babasahin ng aklat ng Panginoon na King James Version? Wala ba naman pala? Hindi nyo pala alam yung pag-translate ng the Bible from the original tongue to the English word? Ang tanong ko, napakalinaw yun, Amore. No? Sabi mo,
1611 ang King James Version. Ah, so, yung 1611. Translation na yan, oh, version na yan, that is on 1611. No? 1611, ah, yes. At sabi mo, ang Isaiah 34:16, King James Version na yon. Ah. Ang ginagamit ko ngayon, itong bagong Biblia, ang binabasa ko. Ay, hindi, hindi yan, bro. Ang tanong ni Brother Wendell kanina, bro, anong version ang aklat ng Panginoon dyan? Anong version yan? Sagot mo, King James Version. Ang ginagamit ko dito, King James Version. Hindi, yung binasa mo sa Isaiah ba? Basahin mo sa aklat ng Panginoon. Magaling yan sa dating Biblia, yung Tagalog. Hindi. Bro, si Propeta Isaiah nagsulat na basahin mo. Yung sinabihan niya na basahin mo, saan siya magbabasa? Anong version ng Biblia yon? King James Version nga. Ngayon, namimiloso po ka na yan. Hindi, bro. Ikaw yung sumasagot eh. Ikaw yung sumasagot. Hindi namimiloso po yan. Kaya nga kayo out of context eh. O sige, bigyan ka ng pagkakataon. Ano, sige. So, hindi King James Version niya kasi sabi mo hindi pa 1611. O sige, anong version ng Biblia ang pinapabasa ng panahon ni Isaiah? Anong version ng Biblia yan? Brother Jando, hayaan mo kaya muna si Brother Wendell magtanong. Brother Jando. Pag sumagot siya, follow up na. The Old Testament is from the Hebrew word, no? Ah. Ang the New Testament is from Greek. Ayan. So yung pag tinanong niya, walang version niya. That is Hebrew, original. Ah, Brother Wendell, yan daw ay Hebrew. So Hebrew, at wala, malinaw na sinabi mo ngayon na wala pang version. So ulitin ko, bro, kapatid, ha? Sabi mo kanina, Isaiah 34:16, King James Version na ito. Pero ngayon, sinabi mo naman, wala pang version. Alin ang totoo? King James Version na? O ngayon, hindi pa pala King James Version yon? Hindi pa King James Version yan, yung panahon ni Isaiah. Ngayon, yung binasa natin, King James Version na ang binabasa ko. Hindi ko naman alam yung Hebrew eh. Ibig sabihin, Hebrew daw. Sa Tagalog, binabasa ko from ano, dating daan Biblia. Dating Biblia, hindi dating daan. Dating daan Biblia. Okay, I'm sorry. Correction, please. Ibig sabihin, kapatid, yung sagot mo kanina na ang Isaiah 34:16, King James Version, mali yon. Kayo ang nagpapamali. Kasi ang ano niya na sa isip natin, that is from the Hebrew word. Tin-translate lang yan to the King James Version. Okay. Dahil batay sa deliberation mo kanina, bawal talaga mag-imbento dahil sola scriptura. Ang tanong, sino ang nagtawag sa Bible na King James Version? Well, that is the ano, yung translation niya ng England, si King James. Mga scholar ni King James. So, ibig sabihin, maniniwala pala kayo sa scholars ni King James, hindi lang kayo Bible alone. Yung diwa ng Biblia, yun ang pinaniniwalaan namin. Hindi si King James yung mga translation. Kumukuha kami ng iba-ibang translations, iba-ibang versions just to compete. Okay. So, batay sa King James Version na kinukuha ninyo, saan mabasa natin ang salitang Bible alone? Di po ba litra po litra kayo? Bible alone. Saan mabasa na talata? Dito sa 2 Timothy, all scriptures are inspired by God. Yung palang sinabi na ni Pablo, that is Bible alone na eh. Hindi naman nagsabi si Pablo na prayer book, the catechism is inspired by God. It is the Bible, the scripture. Ang tanong ko, saan mabasa ang salitang Bible alone? Hindi ko tinanong kung scripture inspired by God ba. Oh, wala kang mabasa ang Bible alone. Ang salita lang na Bible alone, na official niyong aral. Saan natin yan mabasa? Dahil ayaw niyo na... Ang ibig sabihin ng Bible alone, ginagamit namin sa aming pananampalataya. Kung hindi makita sa Biblia, hindi mabasa, hindi namin pinaniniwalaan. Sundin kita. Saan mabasa sa Biblia pag hindi makita, hindi paniniwalaan? Hindi makita. Marami. Maraming hindi makita na hindi pinaniniwalaan. Isa lang na talata. Okay, sige. Saan mabasa sa Biblia
na yung NCGI ay gagawa ng logo na ginagamit niyo ngayon? Ang logo required by SEC yan sa amin. Sinusunod Biblia. Na namin ang batas ng top. Sa Biblia. Gumawa kami ng logo. Bro, ang tanong bro sa Biblia para makita ba kung imbento o hindi. Kasi kung wala sa Biblia, imbento. Ganyan ka mag-isip, di ba? Kung wala sa Biblia, imbento. Kaya kailangan pag tinanong ka, labas ka ng Biblia, ng talata, para mapatunoyang hindi imbento. Hindi kasi pananampalataya yan. O, hindi yan pananampalataya, that is shallow lang yan eh, mababaw lang yan eh. O, ang tinatanong ko nga, kung sa Biblia nasusulat ba kung si Kristo nagtuturo ng rosaryo? Yun ang tinatanong ko. Bro, bakit? Eh, bro, andyan ka na, bro, andyan ka na naman bro, nagbalik ka na naman dyan. Inamin mo na kanina kasi may referensya. Bro, akong bumalik diyan kasi totoo yung sinasabi. Bro, bakit mo tinatanong yan, bro? Gayong alam mo naman na tinuturo ninyo na 12:14 pa ipinahintulot ang rosaryo. Bro, Jando, mas mabuti siguro na bigyan natin pagkakataon yung one in one na lang o one on one na lang o gusto niya rosaryo ba? Yung dialogue form. Ano, sige, para, ito. Papayag ka, Brother Ray Sinina. I-schedule yun, Brother Jando. Papayag ka, Brother Ray Sinina. Mag one-on-one kayo ni Brother Wendell. Anong topic ang gusto mo? Talaga yan. One-on-one. Kayo lang dalawa. Walang ibang magkikialo. Brother Ray, papayag ka ba? Kayo lang dalawa ni Brother Wendell. Paki-unmute, bro. Huwag kang mag-mute, bro. Sorry. Papayag ba ito, na mag-escape? Ito, hindi nyo kasi narinig kanina eh. Hindi ako papayag one-on-one. Kasi pag nagpaalam ako nyan, baka matiwalag pa ko. Sabihin mo na lang bro, sa abalit. Bro, dito lang bro, para hindi ka maano bro, dito lang naman sa punto por punto. Hindi, pero dyan to, huwag na natin anuin yung, ano kasi, ano nila yan, huwag na natin okay, ipilit yan. Huwag na kasi, hindi nga pwede kasi baka matiwalag siya. Respeto natin yung ano yan. Yan lang ang tanong ko, ibigay na sa mga kasama. Brother Angel, ikaw, mayroon ang tanong ko. Ako, Brother Angel, wait lang, ako muna, isa lang. Kasi alas 10 na, naka-umuulan pa. Isa lang, Tatay Ray, regarding lang dyan sa yung ano mga nababasa sa Bible, kung ano lang yung naisulat. Ito lang, Brother Ray, kasi dapat yun ang paniwalaan yung naisulat. So, tatay na lang tawag ko sa iyo, no? for respect lang. Ito, tay, sabi sa Juan 21:25, tay, na marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat tungkol dito. Ito bang ginawa ni Jesus dito, tay? Ano itong mga to na hindi na naisusulat? Itinuro ba to o hindi? Kasi sinabi yan, kasi pag sinulat niya, hindi na maano, hindi na nga magkasya ang lahat ng aklat sa buong mundo. Kaya nga hindi. Ang question dyan, kung itinuro ba yan? Yung mga ginawa niya dyan, itinuro. Kasi kung isusulat, hindi kasya eh. Question dyan, kung itinuro ba yan? Itinuro yan. Hindi lang niya may... ano yung mga yon? Kasi ano, hindi yan Catholic Church. Hindi yan Catholic Church. hindi yan. Hindi yan kung Catholic Church ba yan? Hindi yan rosary. Wait lang. Hindi yan ang tanong. Kasi inamin mo na itinuro din yung mga ginawa ni Jesus eh. Kasi kung isusulat yon, hindi kakasya sa buong mundo. So hindi isinulat, no? Pero sabi mo, itinuro. So ano yung mga katuruan na yon? Pero sinabi sa Biblia eh, na lahat ng ano, hindi niya isinulat na nagturo ni Kristo dahil hindi nga magkasya. Pero itinuro ba yon? Itinuro. Ano yung mga katuruan na hindi na nakasulat? Wala na akong alam eh. Hindi na nga nakasulat eh. Na, brother, so, Brother John Ray, inaamin na kulang. Inaamin na kulang. Ano yan? Na rosaryo yan o movie. Hindi ko sinabing rosaryo. Hindi ko sinabing rosaryo. Inaamin na kulang. Huwag kang maggawa ng idea na hindi galing sa akin. Kasi... yan ang gusto mo palalabasin eh. Hindi kasi bro. Sinabi ko at Tatay Ray, kanina sa first pa lang na pagbungad mo about sa tanungan, binigyan na kita ng idea kung ba't kami naniniwala sa rosaryo, hindi dahil sa mabasa sa Bible. We believe praying the rosary because church itinuro yan ang simbahan na gawin ng mga Katoliko. Meron kaming church magisterium. Simpleng thing yan, tinuro. Kasi may commercial value kasi yan eh. Wait lang, Tatay Ray. Yes, Tatay Ray, saglit lang. Gusto ko lang linawin na ang paggamit ko sa 21:25, walang connection yan sa rosary.
Kasi nga, sinabi ko na sa iyo kaganina, ang pagrurosaryo ng Katoliko, hindi dahil sa mabasa sa Bible, kundi hindi inutos ng simbahan. Kasi nga, kung babalikan natin ang Matthew 18:18, sinabi ng Kristo sa simbahan, ano man ang ipahintulot ninyo, pahihintulutan yan sa langit. So, since kami mga Katoliko, may claim kami na kami ang tunay na simbahan, kaya kung ano man ang iutos ng simbahan sa aming mga Katoliko, gagawin namin yan tayo, mababasa man yan sa Bible o hindi. So, yan ang pinaka-basic principle, ba't kami nagro-rosaryo? Hindi dahil sa mabasa sa Bible, kundi dahil inutos yun ng simbahan. Ngayon, itong John 21:25, pinatanong ko sa iyo to, kasi sinabi mo ko ganina, ang dapat paniwalaan, yun lamang nasusulat. Di ba sabi mo? Oo. O, pero itong mga bagay na ginawa ni Jesus na hindi na naisulat, sabi mo, itinuro yan, tama? So, ano yung mga itinuro na yun na hindi naisulat? Contradict na. Contradict na. O, yun ang mahirap, tay, kapag Bible alone lang tayo, tay. Contradict na. Kasi kung Bible alone ka lang, ang daming ginawa ni Jesus na hindi isinulat, pero itinuro, sabi mo. Don't tell me na yung itinuro ni Jesus, hindi yung nakakaligtas sa atin. Contradict na. Yun. Yung ibig mong sabihin, ang itinuturo na hindi nasulat about the Catholic Church, about the Rosary. About sa katuruan ng Kristiyano, Katoliko man yung tayo, hindi. Katuruan ng Kristiyano, ang tinatanong, ginawa ni Jesus. Kapatid na Jando, that's why you don't want sola scriptura. Kasi pag nagtuturo kayo ng mali, pinagtatakpan nyo ng Diyos. Sige, ito tayo, sige, isa kong tanong, sola scriptura ka naman, ito. Sa unang Korinto 11:2, tayo, ito tanong ko sa'yo, tay. Oh, tayo'y aking pinuri, ipinupuri. So, pinuri ni San Pablo ang mga taga-Korinto na sa lahat ng mga bagay ay naalala ninyo ako at iniingatan ninyong matibay ang mga turo. Itong turo na to, ano to, tay? Biblia o hindi? Ay, turo ni Pablo yan sa mga taga-Korinto. Kaya nga, ang tanong ko, tay, Biblia ba yan o hindi? Ay, Biblia yan. Nasulat sa Biblia. Oh, Biblia yan. Okay, babasahin ko sa King James Version. Sa King James ba yun? Awit lang ha, kung sa King James ba yun? Ordinance. Or sa NIV. Ito sa NIV, ang sabi dito sa NIV, tay, I praise you for remembering me in everything and for holding to the traditions just as I pass them on to you. Traditions pala yun, tay, hindi Bible, tay eh. May tradition ba kayo, tay, o wala? Wala. Patay, wala sila tradition. Yung sinuturo ni Pablo, ang ibig sabihin niya, yung mga katuruan ng iglesia. Ano yan? Ay, tradition yan, tay. Tradition? Ano yung tradition? Tradition yan. Hindi yan, kasi kung babalikan mo sa Greek yan, paradosis yan. Ang paradosis, tradition. Tradition. Ah. Oh. Paano mababaliwanag ganyan yan? Kaya nga, hindi dapat pwede, tay, Bible alone ka lang. Kasi sa John 21:25, sabi mo nga, itinuro yun eh, yung iginawa ni Jesus lahat, itinuro yun, totoo yun, itinuro according sa Acts 1:1. Eh, ano yung itinuro na yun? Eh, wala naman, hindi naman nakasulat, kasi kung isusulat yun, hindi magkasya sa buong mundo. Kaya nga, hindi talaga pwede ang Bible alone, tay. Kaya yung tanong mo about sa rosary, hindi mababasa sa Bible na nag-utos mag-rosaryo kayo, pero inutos yun ng simbahan. Church magisterium yun. Kasi nga sabi ni Kristo, ang nakikinig sa aking simbahan, that is an invention of the Catholic. Invention man yan, tay, o hindi, tay. Invention man yan, tay, o hindi, tay. Ito, malinaw, tay, ha? Invention man yan, o hindi, tay. Basta inutos ng simbahan, tay, mayroon niyang pahintulot sa langit. Yan nga sinabi ni Kristo, Matthew 18:18, ano man ang ipahintulot ninyo, ipahihintulot sa langit. Ano man ang hindi niyo ipahihintulot, hindi ipahihintulot sa langit. Hindi ko maniniwala dyan. Atay Ray, wait lang. Tanong ko muna sa'yo, tay. Tanong ko muna sa'yo, ipinahintulot ba ng Santa Iglesia Katolika ang pagrosaryo? Oo o hindi? Pinahintulot ninyo. Nabasa ko yan sa blog ni Brad. So mali ba yun, tay? Sabi sa Bible, tay, eh. Sabi sa Bible, ano man ang ipahihintulot ng Iglesia, ipahihintulot sa langit. Mali ba ang Iglesia doon o hindi? Ay, mali kayo. Hindi naman kayo. O, paano nagkamali? O sige, hindi Katoliko, okay, tay, kung sa Biblia, eh. Tay, kung hindi Katoliko ang sinabihan sa Matthew 18, kung hindi Katoliko ang sinabihan sa Matthew 18, kung hindi Katoliko, anong simbahan? MCGI o hindi? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus yan. Kami claim namin, tay, tatay, claim namin ng Iglesia ng Diyos Katoliko yan. Sabi ni San Pablo, tay, basahin ko sa iyo, Bible, tay, ha? Greek Bible, babasahin ko sa iyo, Iglesia Katoliko yung ano, Iglesia Katoliko, yang ano yung iglesia na Diyos na iyan, tay, iglesia ni ano yan, Katoliko yan, tay.
Acts 9:31 sa Greek Bible tayo, ito mababasa mo tayo. O, mababasahin ko sa iyo, ha? O, ito. Ito, Acts 9:31. Ano sinabi diyan sa Acts 9:31? Ito tayo. Himenon Ecclesia. Ayan o, ano ang Ecclesia yan? Catholic. Ayan o, Catholic. Catholic. Ecclesia Catholic yan. Biblical yan tayo. Ang iglesia sa Diyos, yung, sabi ni San Pablo, papakita ko ulit sa iyo. Ecclesia Catholic. Ano yung Ecclesia Catholic? Ayan o. Ecclesia, Ecclesia Catholic. Basahin ko rito sa translation ko, ha. Hindi ba? Yung Greek ba na Ecclesia Catholic? Yung tinatanong Ecclesia Catholic. Tina-translate sa Greek. Greek yan. Ecclesia Catholic. Catholic. Ano yan? Chapter 9. 9:31. Sabing iglesia sa Diyos tayo. Anong verse yan, anak? Anong verse? 9:31 tayo. Acts 9:31 sa Greek Bible. Basahin mo sa Bible Lab. Kung meron ka dyan, mabubuksan mo naman okay. Yan. Ako rito, interlinear. Interlinear. O yan, ayan. Basahin mo sa interlinear. Sige, basahin mo. Basahin mo. Pakinggan namin. Basahin mo. Sige, basahin mo tayo. Pakinggan namin. Yung interlinear, basahin mo ha. Interlinear ha. Hindi yung English. Hindi yung English. Yung interlinear niya. Yung transliteration ang basahin mo, transliteration. Labo na yung mata ko. Ah, palusot ano. May hawak ako dito. Baba. May hawak ako, may hawak. From a compound and derivative. Hindi, okay. Hindi yan ang tinatanong, bro. Ano man yung binabasa mo? Yung basahin mo yung interlinear, wag yung... morphology. Morphology yung binabasa mo, hindi morphology. Yung mismong text, yung context, mismo basahin mo. Sige. Kung paano binabasa ba? Kung paano binabasa yung Greek, yung morphology yung binabasa mo eh. Morphology yun. Hindi morphology yung mismong text. Transliteration. Acts 9:31. Pakibasa yung transliteration tayo. Transliteration. Then, hindi English yan, bro. Bro, yung transliteration. Interlinear, sabi mo. Bro, ang basahin mo, yung transliteration. Halimbawa, Himenon Ecclesia Catholic. Ano nakalagay sa'yo dyan? Nakalagay nito from a compound. Hindi English yan, bro. Ito. Morphology kasi yung binabasa mo, tay. Morphology bro. Yan. Hindi morphology ang pinag-uusapan dito. Ang sulat mismo ni St. Paul sa Acts 9:31 sa Greek transliteration. Transliteration ang basahin mo. Ano bang transliteration, tay? Transliteration means Greek siya na nakasulat sa English. Kaya nababasa natin. Pakibasa yung transliteration, tay. Yung transliteration basahin mo. Oo. Pag yung morphology. Nakalagay rito, churches is... Hindi English yan, churches tay! Yung transliteration ba? Yung... Basahin ko. Himenon! Ano nakalagay dyan? That is... Hindi, tay... Ikaw ba? Sinasadya mo talaga iligaw ang sarili mo ba? Wag mo iparamdam sa amin na sarili mo, nililigaw mo. So, basahin mo yung transliteration niya. Sa amin, nakalagay dito. Himenon Ecclesia Catholic. Yung nakalagay sa amin. Sa'yo, ano nakalagay sa'yo? Iglesia. Hindi, yung word po ba? Basahin mo. Himenon Ecclesia Catholic sa amin yon. Sa amin dito, ang nakalagay, Himenon Ecclesia Catholic. Tes Judaias kay Galalias kay Samarias, Eken Eremen Oikodomine. Ano nakalagay sa'yo? Okay, basa. Wala na akong mabasa dyan. Hindi na marunong magbasa ng Greek. Ako dyan sa 9:31. That is a church, iglesia. Anong iglesia? Di ba universal yan? Iglesia. Universal. English. Church throughout all. Church throughout all. Universal. Iglesia, universal. So, ibig sabihin, katoliko yan. Tayong, yung sinasabi mo na iglesia sa Diyos na binigyan ng karapatan na magpahintulot, ano man ang ipahintulot ito sa lupa, pahintulot sa langit. Katulik po yun, tay. Sabi niyan sa Acts 9:31. Basahin mo sa Greek. Interlinear. Sabi mo, interlinear. Pero pagbasa mo, morphology ang binabasa mo. Sang-ayon ako. Ngayon. Ayon, sang-ayon na siya. Ito. Bado dyan, Ray. Ito. Katulik ba yan? Roman Katulik. Wait lang. Basahin ko muna, bro. Ha? Basahin ko muna, bro. Ito. Basta tinan naman ito. Kukuha ko ng Greek. A world in the making, world history. Kasi niniwala ka sa history. A world in the making sa world history. Ito sinasabi dito. Yan. St. Paul was born... Was a Roman citizen. St. Paul was born of Jewish parents but was a Roman citizen.
He was one of the bitterest persecutors of the Christians, but was transformed into the most intrepid and tireless preacher of the Catholic Church after his miraculous conversion on the road to Damascus. Tanong, tinatanggap mo ba yan o hindi? Ayan, tinatanggap ko yan. Tinatanggap ko yan. Oh, tinatanggap mo yan. Ngayon, saang Catholic Church inilibing si Apostol Pablo? Inilibing si Apostol, ay hindi ko na alam. Saang Catholic Church inilibing si Apostol Pablo? Kasi naniniwala ka na pala dito. So, ang follow-up question ngayon, saang Catholic Church inilibing si Apostol Pablo? At saka ba rin dyan do? Ako naman ba rin dyan do? Ayon sa history kasi, no? Pinapugutan ng ulo yan si Pablo. Sa Roma? O, baka sa Roma? Sa Roma siya nilibing? Sa Roma sa pinatay. O, kasi wala pang Catholic, wala pang Roman Catholic. Okay, sige, ganito tay. Tay, bago nagka, tay, Tatay Ray. Sinapatay ang apostoles. Yes, sige, ito tay. Tutulungan kita tay na madetermina na yung Catholic ko Romano. Tutulungan kita tay ha. Sige. May question lang. Nagkaroon ng Roman Catholic. Ano ang Catholic Church? O kaya na tutulungan nga kita para maunawaan mo. Sige. Wait lang, Brother Angel. Ako muna, Brother Angel. Wait lang, saglit lang. Please lang ha. Tutulungan natin ito si tatay para hindi siya maguluhan. Tay, isang ayon ka ba tay na bago pa nagkaroon ng Kristiyano, ang simbahan na umiiral sa mundong ibabaw ay ang simbahan ng mga Hudyo. Tama ba tay? Mali? Mga Hudyo ang ano? Mga Hudyo. Si Kristo Hudyo. Okay, salamat. So magbabasa ako ng talata tay. Ito ang sabi sa talata. Nga, kaya nga sinabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa bansang nakabungas. Ang ayon ka dito tay, na yung kaharian na pinagmamayari ng Hudyo dati ay ibibigay sa isang bansang nakakabungas. Ang ayon ka dito tay o hindi? Tangayon ako. Okay, anong bansa yan tay? Roma o hindi? Ayan. Ang bansa na sinasabi dyan, Iglesia. Hindi. Okay, hindi. Ipapaunawa ko sa iyo, nasa Roma yan. Kasi sa Gawa 23:11, inutusan ni Kristo si Pablo tay, sabi dito, at nang sumunod na gabi ay lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ang pagpapatutuo mo tungkol sa akin sa Jerusalem ay kailangang patutuhanan mo rin gayon saan tay, sa Roma o sa hindi tay? Sa Roma, yung nakalagay dyan sa Biblia. O ano, saan hinilipat yung kaharian ng Diyos, sa Roma hindi? Sa Roma. Oh, so Catholic, Roman Catholic. Hindi. Ay, problema diyan. Hindi matanggap. Bro, Brother John Ray, pag nararamdaman ni Ray Senina na naiipit siya, biglang lumilihis. Ito ay lalabas ko yung kanilang reference ang ginagamit sa ating aklat. Teka muna. Tay, hindi history yung binabasa natin, tay. Bible 'yun. Tandaan mo, hindi ka na naniniwala sa history, Bible alone ka lang. Tinulungan na kita na malocate mo. Tatay Ray, makinig ka muna Tatay Ray. Tinulungan na kita na malocate mo na yung Katoliko ay Romano talaga gamit ang Bible. Tinutulungan na kita. Ngayon, bumabalik ka sa history kasi sabi mo, ang sabi sa history, hindi ka nga naniniwala sa history kasi Bible alone ka lang eh. Kaya tinutulungan pero kita. Pero ang tanong niya, bakit daw nilagyan ng Roman? O, di kukunin ko yung kanilang kinukuha sa ating libro na... Ako, bakit nagkaroon ng Roma? Ayan na nga, ito yun natin, babasahin ko na. Hindi tay. Nagkaroon ng Roma kasi doon inutos ni Kristo. Balikan natin. Hindi tatay. Tatay Ray. Kasi ribulto kasi ayaw nila eh. Ayaw ka na naman sa ribulto. Huwag mo na yung ribulto tay. Mamaya na yung ribulto tay. Tatay Ray. Makinig ka muna Tatay Ray. Tatay Ray, kaya ang naging Roman, Tatay Ray, kaya naging Roma kasi doon ipinalipat ni Kristo ang kanyang kaharian na pinangahawakan dati ng mga Hudyo. Sabi mo sang-ayon ka na yung kaharian na yun ipinalipat sa ibang bansa. Kaya nga, binasa natin sa 23:11, anong bansa yung pinalipatan? Si Pablo inutusan ni Kristo. O basahin natin uli ang 23:11, saan ipinalipat? At nang sumunod na gabi ay lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob, Pablo, sapagkat kung paano ang pagpapatutuo mo tungkol sa akin sa Jerusalem ay kailangang necessity, tay, necessary, necessity, kailangang patutuhanan mo rin ngayon saan? Sa Roma, tay, o hindi sa Roma? Sa Roma. Oh, ayun na pala. Ano yung dinala, tay? Ano yung dinala ni Pablo sa Roma? Ano yung dinala ni Pablo? Tay, makinig ka muna, tay. Ano yung dinala ni Pablo sa Roma
na simbahan tay, Katoliko o hindi? Karoon lang kayo na nilagyan nyo na ng Roman. No, no, tatay, tatay, tanong ko tayo, ano yung dinala ni San Pablo? Ano yung dinala ni San Pablo sa Roma na simbahan? Katoliko o hindi? Hindi, iglesia. Anong iglesia nga? Katoliko o hindi? Hindi, iglesia ng... O, babasahin ko sana. Babasahin natin sa Greek tayo ulit. Babasahin natin sa Greek ulit. Basahin natin sa Greek. Anong iglesia itong nababasa mo sa Greek? Iglesia Katolis o hindi Katolis? Oh, Katolik yan. Hindi yan Roman Catholic Church. Kasi malik yung pangalan nyo. Sige, sige. Tay, 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 tay. Ito, ito ha. Ito ha. Inaamin mo ngayon, ay, inaamin mo ngayon na Catholic Church, pero ang sabi mo, hindi yan Roman Catholic Church. Oh, yan. Yun sabi mo. So before siya, nilagyan ng Roman sa pangalan, before siya nilagyan ng Roman sa pangalan, ano ang pangalan ng aming relihiyon? Kasi dati, Catholic yan eh. O, Catholic, o, Catholic. Humiwalay kasi ito, identify your church. Hindi, wait lang bro. Kasi kami Catholic. Ayaw niyong tanggapin na Roman, mali yung ano ko. Ito, babasahin ko bro ha. Bro, Roman Catholic Church. Bro, babasa, bro, tumimik ka muna, babasahin ko yung referensyang kayo mismo ang ano ha, nagpapakita sa screen ha. Inyo tong, kayo ang nag-edit dito eh. Papakita ko lang. Yan nyo ha. Kailan nakarating sa Roma ang Kristyanismo? First century pa, nasa Roma na. Pero kailan nilagyan ng Roma ng pangalan? 1870. Sa madaling salita, from the first century to 1869, nasa Roma na ang Kristiyano. Ang sabi mo kanina, Katoliko kami, pero nilagyan ng Roman. Sa madaling salita, yung nilagyan ng Roman, the same yun sa Catholic Church, nasa Roma na, first century pa lang. Sabi ganito, the word Roman was inserted to signify that the authority of the church centers in the Bishop of Rome, who from the time of Saint Peter has always exercised the primacy of jurisdiction within the church. So ibig sabihin, from the first century nang napasok ng Kristyanismo ang Roma, from first century to 1869, Catholic Church sila. Nung 1870, dun pa nilagyan ng Roman ang pangalan. Ang tanong ngayon, bro. Wait lang. Tumahimik ka muna. Ang tanong ngayon, yung nilagyan ng Roman sa pangalan, hindi ba yon ang iglesyang tatag ni Kristo? Hindi tatag yan. Kung mabasa ko ngayon dito. Dito sa mismo referensya. Sabi niya, hindi daw. Teka, tumahimik ka muna. Binabasa ninyo ito eh. Kaso lang, pinuputol ninyo eh. Teka. Binabasa nyo ito, pinuputol nyo lang eh. Anong sabi ni Eli Soriano sa mga INC dati? Ang ginagawa nyo, umuupa kayo ng tagamakmak na puro mga sinungaling, nagpuputol-putol ng tape para pag-iba-ibahin ang sentidong sinasabi. O ngayon, ito. Tira natin kung hindi nyo ina-apply yan, ha? Binabasa nila ito, pero pinuputol nila. Basahin natin, ha? In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ Church. Tanong, kailan na itatag ang Christ Church? First century ba, Tatay Ray? O sa 1870, tinatag ang Christ Church? Christchurch, ano yan, noong bumaba si Kristo dito, nagtatag siya ng iglesia. Ngayon, ayon sa inyong referensya ninyo na ginagamit sa... Binabasa ni Brad Ely, bro, ang tanong ngayon bro, pag binabasa ito ng MCGI, bakit hindi binabasa yung as descriptive of Christchurch? Ewan mo lang, si Brad Ely nangangaral niyan eh. Hindi. Pero yung 1870... Yan nga, bakit hindi binabasa ito bro? Kasi karugtong ito eh. Pangalan, 1870, nilagyan nyo lang. Hindi bro, pakisagot bro, bakit hindi nyo binabasa ito? Kasi sinasaway ninyo ang mga INC, mga ministro ng INC
sinasaway ninyo kasi nagputol-putol. Ngayon, ito naman ang ginagawa ninyo. The same sa ginagawa nila. Ang tanong ko, bakit hindi nyo... Hinihingi sa pagkakataon na yan eh. De, bakit hindi nyo binabasa dito bro, na yun pala pinangalan ng Holy Catholic Apostolic Church, yun pala ang Christ Church. Ba't hindi nyo binabasa to? Kasi ang ayaw na kunyan, Holy Catholic Church, pero Panginoon... Hindi. Ay, malaking maling pagkakataon. Anong mali? Ito binabasa na nyo ha? The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ Church. Bibisayain ko ha, tatagalugin ko na lang. Ang mga obispo ay nakadesisyon na sa kanilang opisyal na pangalan, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana bilang palatandaan ng Iglesyang Tatag ni Kristo. Yan. Bilang palatandaan ng Iglesyang Tatag ni Kristo. Ang tanong ko, bakit hindi binabasa ninyo ang karugtong at ginagawa niyong period yung kama? Yung binabasa mo, Catholic Church history yan. Binaluktot na yan eh. Hindi ginagamit niyo nito bro. Kayo ang nag-edit niya no? Kayo ang nag-littering dyan no? Na Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Crack, page 191. Kayo ang nag-edit niyan. Kinapi ko lang yan sa inyo. Screenshot ko lang yan eh. Ang tanong, bakit nyo ginagamit yan na pinuputo nyo ang karugtong? Ang 1870 nga, on the Vatican Council, nilagyan ng Roman Catholic Church. Yan ang ano, pagkaintindi. Brother Jando, balot ulit siya dyan sa Roman. Tay, sangayon ka ba? Tay, ulitin ko yung tanong ko taya dito, taya. Sa Acts 9.31, tay, sangayon ka na yung kinaniba ni Pablo ay isang Iglesia Katolika? Katolika talaga yan. Pero okay, Katolika. Okay, so yan ang kinaniba ni San Pablo, tay. So dito ngayon, tay, sa Gawa 23.11, tay, anong iglesia ang dinala ni San Pablo sa Roma, tay? Ayon sa Gawa 23:11, anong iglesia ang dinala ni Pablo sa Roma, tay? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. O ano ba? Katoliko ba yun o hindi, tay? Hindi katoliko yan. Sabi mo ka kanina! Okay. Roman Catholic Church yan. Okay, sige. Ulitin natin yung ano, tay. Ulitin natin itong ano. Itong sa Acts. Sa Acts 9:31. Sa Acts 9:31, ano nga ba yung anong kinabibilangan ni San Pablo, tay? Iglesia Katolis o hindi? Oh, that is a worldwide church, universal church yan. Okay, so Roman, so Katoliko. Oh, pero Tay? Sige, anong iglesia ang dinala ni Pablo sa Roma, tay? Church of God, Iglesia ng Diyos. Katoliko ba 'yun o hindi? Katoliko. Oh, so ngayon anong nasa Roma ngayon? Roman Catholic o Roman hindi Catholic? Hindi yan. Sagutin mo yun. Sa ngayon ka, tay, di ba, sa ngayon ka na ang kinabibilangan ni San Pablo na iglesia ayon sa Acts 9.31, Katoliko. Bible, is Catholic. Sa ngayon ka na Catholic ang kinabibilangan ni San Pablo. Oo. Okay. So, anong iglesia ang dinala ni San Pablo sa Roma, tay? Catholic o hindi Catholic? Ang ano, hindi naman... No, hindi tayo. Sinabi mo na ang kinabibilangan ni San Pablo, Katoliko. Tinutukoy mo, yung nasa Roma na tinutukoy. Hindi, kaya nga, iniisa-isa ko yung tanong, tay. Tay, ulitin ko ulit, tay, para maunawaan mo talaga, tay. Sang-ayon ka na ang kinabibilangan ni San Pablo ay Katoliko. Sige, saglit na lang. Kinakatok na naman ako rito eh. Bukas na lang pagpatuloy natin. Sige. Okay lang tayo. Okay lang. Bukas, may talakayan kami ni Mark Umbao bukas. Oo nga. Sa Tuesday na lang. Sa Tuesday. Tayo, sa sunod. Sa chat group namin. Ay, si Brother Angel na pala. Saglit lang tayo. May tanong pa isa tayo. Si Brother Angel. Brother Angel. Sige. Isa lang tayo. Si Brother Angel. Hindi yan sumisigaw. Kami lang sumisigaw tayo. Huwag ka lang sumigaw. Hindi to sumisigaw. Brother Angel, go ahead. Sumisigaw ako rito eh. Sige, Brother Angel, go ahead. Opo, hindi naman kailangan isigaw, no? So, sabi ni Apostol Pedro naman is, dapat daw nasa mahinahon, no? At kabaitan kapag ikaw ay nagpapaliwanag na salita ng Diyos. Kapatid, kasi sabi mo po kanina, ang rosaryo wala sa Biblia, sabi niyo po, tama po. Oh, hindi tinuturo ni Kristo. Hindi, sa Biblia, wala sa Biblia ba yung rosaryo? Oh, hindi nagtuturo si Kristo ng rosaryo. Hindi, ang tanong ko po kayo. Wag mong baluktutin yung tanong ni Brother Angel.
Ang tanong niya, nasa Biblia, tinatanggap po ba na wala sa Biblia ang rosaryo? Wala sa Biblia ang rosaryo. Ayun, Brother Angel, wala sa Biblia ang rosaryo. Ayan, narinig niyo po mga kaibigan, wala daw sa Biblia ang rosaryo, no? So, malinaw yun. So, halimbawa, mabigyan kita ng rosaryo sa Biblia, na nakalagay sa Biblia, aalis ka na ba sa dating daan? Ah, hindi. Ay, wala, useless. Eh, di useless pa na kasi gusto mo patunayan namin pag papatunayan po namin ay sabi mo. Walang isang salita to, walang palabra di honor. Eh ano mo lang, ibasahin nyo lang. Gusto ko lang malaman talaga na may rosaryo sa Biblia. Sabi pero kung paalisin mo ako, ay di, that is my choice. Sabi mo wala, eh kung magpapatunayan ko mayroon. Ah, saka hindi nyo na ako maibabalik sa Katoliko. Walang palabra di honor to. Wala. Useless, Brother Angel. Wag mo na lang ilabas. Pag nakipag-showdown sana, Brother Ray, pag nakipag-showdown, lalaki kausap. Lalaki kang kausap. Dapat sana, bro, kasi kanina ka pa naninindigan. Wala. Eh, kung mabasa, lalayas ka ba dyan? Bro, ganito yan. Bro, being fair ba? Being fair sa talakayan ba? Being fair sa talakayan. Kanina ka pa sabi na wala. Nanindigan kang wala. Ngayon, eto na bro. Babasahin ni Brother Angel. Pag nabasa ba, lalayas ka na ba dyan? Ah, hindi. Hindi. Ah, wala. Wag mo na lang basahin kasi hindi maninindigan. Atin na lang ibigay yan, Brother Angel, sa ibang araw kung saan Katoliko lang ang nanonood para may ebidensya tayo sa kanila. Na yung atin talagang aral na sa Biblia. Kasi pag sa kanya mo, kanya mo binasa, parang yung sa Ebanghelyo ba, wag mong ibigay ang perla sa mga baboy. Dahil aapakan lang nila ito. Wag mong ibibigay. Hindi yan perlas. Babasahin na nga eh. Pinipilipit nyo lang turo ng Biblia. Hindi, babasahin na nga eh. Kami muna mag-uusap. Sige. Huli na po ito. Ano na, alis na tayo kasi nahiya na ako sa kapitbahay. Oo, kapit... nakakaya kay kuya ay kay tatay. Kasi pag-aaral lang ito tatay, no? Compound kasi ito, tapos custom broker kasi ito kaharap po. May mga houseboy kasi nakatira rito, natutulog na, naistorbo. Tapos dito sa kabila, teacher. Patapos niya po tayo, hinaan na lang po yung boses natin. So, ibig sabihin, ang sabi mo kanina, ang rosaryo ay wala sa Biblia ngayon, malinaw yon. Ang sinabi ko, kapag napatunayan ko na sa Biblia, aminin mong aalis ka na dyan, eh, sabi mo, hindi. So, ibig sabihin... Talagang titiyak ko. Talagang natitiyak ko 100% wala sa Biblia. Ano yun po muna? Yung kukuha ka ng rosaryo sa Biblia, yung dinagdag yung libro, yun ang ano. Makinig ka mo po muna. Doon sa Diyo. Pinapakinggan ka namin. Makinig ka muna. Okay? So, be professional po. So, ang nangyari kasi, ikaw pinipilit mo yung rosaryong wala sa Biblia, ngayon bibigyan ka namin, bigla kang, ay, hindi, sandali lang. So, medyo nag-ano ka na, nanginig ka na doon. Sigurado ko, ayun. Sa ano ha, yung Biblia na ano ha? Original pa, Latin Vulgate. Wala talaga rosaryo. Original talaga, mayroon. So, kung kaya lang, ayaw mo mag-challenge, sina-challenge kita eh. Isa pa, okay, ang sabi mo, ang Katoliko, challenge lahat to, sa babasagin ko po lahat ng mga turo ni Eli. Ngayon, ang sinaturo ni Eli, colorum, sabi niya, no? Sabi niya, colorum daw ang Iglesia Katolika dahil hindi nakarehistro sa sect. Tama po ba yun? Ako ang may ano nun, ako ang may isip nun. Kasi dahil, dahil nga sa kantsaw sa Facebook na kami mga sulpot, nakapila pa sa sect, nagre-renew ng ano, iniisip ko, pero when nag-research naman ako, talagang ano, pagdating sa rehistro ng religion, there is no such thing as colorum kasi because of the separation of church and state. Kaya naunawaan mo na ang ano, hindi colorum ang Katoliko. Ayo. So, hindi ko naman lang sila, ano, sila Maria Cecilia, sila si Cham, si Boris, ginigulat ko lang 'yan. Oh. Actually, alam ko 'yan, hindi colorum 'yan eh. Kasi nangangantsaw sila sa akin eh. Sulpot lang daw ako, rehistro, di inano ko sila, pinitik ko sila. Okay, tay, so, tatay Ray, gusto lang namin ipaalala sa'yo, tay, na mas maigi, tay, kalimutan mo yung aral na dapat kung ano lang yung sinabi sa Bible. Kasi walang aral ang apostol na ganyan, tay. Kung hahanapan ka, tay, na saan mababasa sa Bible na Biblia lang ang dapat paniwala, walang aral na ganun ng Bible, tay. Walang aral na ganun, tay. Tandaan natin, tatay, ang Panginoong Hesukristo nagturo na makinig sa simbahan.
No, Lucas 10:16 yan. Sabi niya, ang nakikinig sa simbahan, nakikinig sa Diyos. Okay, doubtful ako sa inyo eh, kung talagang authorized kayo ni Kristo. I'm so doubtful. Kanina mo pa inaamin tayo, nakatuliko yan. Kaso lang, ayaw mo lang talagang tanggapin. Ilagyan nyo ng Roman. Kaya nga, dahil kayo nagkamali eh. Tayre, tinanong kita kanina, saang katoliko inilibing si Apostol Pablo? Hindi ka nakasagot? Hindi ko, ano yan, wala na akong pakialam dyan. Ibig sabihin, hindi talaga, ibig sabihin, talagang wala kayong connection, claim lang sa inyo. Kasi kung talagang kasama ninyo siya, dapat sa inyo siya inilibing. Ang nakalibing sa inyo, si Elisoriano lang, at hindi yung mga apostol. Kasi andyan sa piling namin eh. Andyan sa piling namin. Yun nga, kung nasa piling ninyo mga apostol, dapat sana lahat sila nakalibing sa inyo. Pero ang nakalibing sa inyo, si Elisoriano lang, kaya tanggapin mo na wala talaga kayong connection. Oh, kapatid na dyan do, pinagmamayabang mo na naman na lahat ng apostol. Natural sa amin, may ebidensya ako bro eh, may ebidensya ako. Ang problema lang, ayaw mong tanggapin. Dapat sana kung meron kang ebidensya, pantapat sa ebidensyang hawak ko. Yan ang reliyon na nagbibigay ng importansya sa patay, bumabalik yes. Ang... Yes, natural, natural kasi sa amin yung mga apostol eh. Okay, thank you kapatid na Jando, kapatid na Angel ha. Sino yung kausap ko kanina ng may microphone? Si Brad Jun? Brother Jun Ray. Sige, salamat sa inyo. Sandali lang, mayroon pa, may isa lang. Ano sa kayo mga kachat kasi... group ko na nag-invite dito. Salamat ha. Para lumakas ang boses ko, kasi hindi ko mapigil eh. Baka ba may itong laptop ko, dali ko na lang sa lokal doon tayo masuspindi na lang ako pag dinala ako sa laptop. Kung dadalhin mo sa lokal bro, suspindido ka, sigurado ako. Sigurado. Hindi naman, pagagalitan, kausapin ako. Kasi unang, ang doktrina kasi dyan, ang unang kasalanan, kausapin ka muna, pangalawa. Pangatlo, sigurado. Isa na lang kasi yun na nga, no? So sabi mo ang rosaryo wala, pero kaya kong patunayan mayroon. Sabi mo colorum yung Katoliko, kaya kong patunayan hindi colorum because a Catholic Church is a juridical person. Pag sinabi mong juridical person, tandaan mo kapatid, that's legal in the Philippines, in the whole world. Legal. Juridical person are legal. Nagtanong pa nga ako sa lawyer kanina ng umaga niyan eh. Sabi na pagdating sa church and state, wala yan, hindi yan colorum. Exactly. So mali ka na naman. So pangatlo. Ang ginawa ko naman, pangatlo. Sandali lang po. Pangatlo kung mapapatunayan mali-mali ang sinasabi nyo. Ngayon, sabi nyo kanina, ang mga biblical lahat kayo, sinusunod nyo. Tama po ba yon? Yeah, sinusunod namin lahat ang turo ng Biblia. Okay, so tingnan natin. Pag-uwanag, pero mga sinasabi ni Satanas sa Biblia, hindi namin sinusunod yan. Okay, dapat sa Diyos, huwag Satanas. Pero kasing salita ng si Satanas doon, mga masasamang tao, yung... Sinabi doon sa job ba yun? Sa job na lalakad ako sa dating daan na nilalakaran ng masasama. Hindi namin pinaniniwalaan. Okay, so, sabi nyo, sinusunod nyo po lahat ng mga nasa Biblia. Okay, tingnan natin sa Diyos po to, no? Mga apostol na nag-ano nito sa Aklat ng Gawa. Bro, Jando, tingnan nga na. Tingnan natin, Brother Jail. Kasi nahiya na ako rito sa kapitbahay. Buti nga, hindi na ako pinupunta na security guard. Ano na lang muna. Postpone muna natin, ha? Kasi isa na lang sana, isa na lang. Sumabit ako, delikado eh. Isa na lang. Gawa chapter 20 verse 28 bro Jando. Isa lang. Sabi mo kasi sinusunod mo, isa na lang. Dating Biblia, pakibasa niyo na lang bro Jando. Basahin ko na lang no. Gawa 20:28 sa ang dating Biblia. Paborito nila 'yan na talata. Ito tingnan niyo ha, tingnan niyo. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya. Sabi yung nasa iglesia ng Diyos ay may obispo po. Obispo. Obispo ngayon. Tingnan mo nga, mayroon pang obispo dyan. Bishopric nga sa King James Version. King James. Chapter, bishopric yan. Acts 120 yun bro. Acts chapter 1 verse 20 sa King James Version. Sabi ganito, For it is written in the book of Psalms, let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric
let another take. Ang Tagalog ng Bishop Prip, ang pagka-obispo niya sa Tagalog, tatay, no? Sa malinaw po yan, may bishop. Sabi mo, lahat sinusunod niyo sa Biblia. Tanong, may bishop kayo o wala? Meron. Sino? Sino ang bishop niyo? Bishop ang pangalan, ha? Ang tawag niyo sa bishop, bishop niyo. Bishop has, sino ang bishop niyo? Yung talagang bishop ang tawag niyo, sino? Tinatawag namin KNP yan, katulong ng pangasiwaan. Sino bro, bishop? Hindi KNP. Bishop lang. Sandali, bro, Jando. Iliwanag natin para maliwanag. Tatay Ray, ang tawag sa bishop namin, Bishop Ambo. Nakadugtong po yung bishop, ha? Andalan po natin. Nakadugtong yung title niya sa pananampalataya. So dapat nakadugtong yung title niya sa pananampalataya. Sino ang nakadugtong na tawag niyo bishop sa pananampalataya sa mga Pinoy? Ano niyo yung ranking? Sige. Brother Angel, yung bishop na mamahala, ha? Bishop na mamahala. Kailangan patunayan niya sa kanila, ang KNP ang namamahala. Kaya lahat ng mga ano namin, bishop lahat. So nasa Biblia kami. Sabi mo, lahat sinusunod nyo, biblical kayo. Sino ang bishop nyo ngayon na nakalagay ang title, bishop ganito? Hindi, wala, hindi namin ginagamit ang title na bishop. Ang nakalagay na. Hindi kayo biblical, patay na tayo. Wala, tas sa tatlong tanong ko, wala siya na isagot. Okay na po ako, bro Ray. Maraming salamat sa iyo. Lahat ng tanong ko, wala ka na isagot. Ibig sabihin pala sa MCGI, ang KNP pala na mamahala? Katulong yan ng pangasiwaan. Oh. Hindi katulong. Ang sabi sa gawa 28, sila ang mamahala. Pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon. Pakanin sila na mamahala. Tapos sasabihin mo na KNP, sa inyo pala, KNP pala na mamahala sa iglesia ninyo. Yung hindi pala si Daniel Razon. Mga kanang kamay. Si Brad Daniel, may mga kanang kamay yan. Ay, hindi. Hindi kanang kamay ang bishop. Walang bishop, Brad lang, patay tayo. Brother Daniel, Brother Daniel, walang bishop Daniel. Oh. Hindi kayo babase sa Biblia, pero wala kang bishop. Si, sabi mo, si, biblical kayo? Si Daniel ba overall servant o bishop? Overall servant, hindi yan bishop. Ano? Ang dating Biblia sa ang ginagamit natin, ganito, Biblia nyo yan. Yung bishop na ano, na sino ba yung bishop sa Australia? Bishop, hindi yun, ano yun? Ano yun, hindi yung Catholic, Roman Catholic, kapatid? Ay, hindi yung Roman Catholic, bro. Ano yun, Syrian Rite. Syrian Rite yun, hindi yung Roman Catholic, bro. Syrian Rite yun. Yung sinaksak ng Muslim? Hindi Catholic yun. Syrian Rite po yun. Nasintensyahan sa pagkulong dahil because of child molesting. Ayun, iba naman 'yon, bishop. Iba naman 'yon, bro. Pero sa ano? Sa amin naman, kung sakali na merong abusado sa amin sa tungkulin, hindi problema sa amin 'yan kasi ang aming founder din naman nagbabago, Jesus Christ pa rin. Tsaka hindi issue 'yan, bro. Kung may kaso, kasi pag may kaso, kasuhan talaga dapat. Katulad ni Ili, 'di ba? May kaso siya kaya nga nag-German eh. Hindi, na-dismiss 'yun eh. Ganito. Pero may kaso. Nakasuhan siya. Lumayo tayo sa tamigid. May bishop. Personal siya. Atay Ray, may bishop kayo? Sinusunod mo Biblia nyo o hindi? Sinusunod namin Biblia. Bishop ang tawag dun sa ano? May kalayaan kayo? Namin gumamit ng bishop or kamanggagawa or worker. Ay, kalayaan. So wala kayo sa Biblia. Walang bishop. Kasi nakakaya na yung bishop eh. Ano na yan? Invento nyo yun. Marami na, may napulungan ng bishop na ng gahasa ng bata. So, hindi, ang tanong, sinusunod mo ba yung bishop Rick at bishop dyan sa Biblia nyo? KJB yun, at saka dating Biblia. Bro, sabi niya, bro, Angel, may mga bishop daw na ng gahasa. Brother, Tatay Ray, ano ang naging kaso nga ba ni Eli Soriano, Tatay Ray? Pwede mo bang sabihin kung ano yung naging kaso ni Tatay Ray? Ganito yan, kuninto sa amin yan, dismiss na yan ng court. Hindi pa dismiss eh. Pero ano yung kaso niya, tatay? Pwede mong sabihin sa madla anong kaso niya? Nang-rape siya nung kapwa. Ngayon, ganito. Rape din pala ang kaso ni Bess. Bro. Napatunayan yan eh. Ano yan, bro? Kapwa niya? Lalaki. Nakakustos sa kanya ng INC. Bro, ano yung kaso niyang rape, bro? Ano yung ni-rape niya? Kapwa niya? Lalaki. Lalaki? Eh, ba't lalaki? Tapos sana babae? Pero,
Hindi nang rape si Brad Ellie. Hindi, yun ang claim mo, pero hindi yun. Saan yan? Dahil kaya, no? Dahil yan ang claim mo. Bakit yan ang claim mo? Siyempre, hindi mo aminin yan. Kasi, hiyang-hiya kayo dyan, eh. Pero, tatay, sa amin, tatay, kung meron mang, kung meron mang gumagawa ng ganyan, tay, talagang kinukulong yan, tay. Hindi yan pwedeng, hindi yan totoo sinasabi mo, Brad Jun. Eh, bakit siya nasa Brazil? Anong pinagtatakpan? Kadami ng pari na natanggal kasi nga may mga kasong ganyan. May utos pa nga sa Santo Papa na kapag may kasong ganyan, tanggal ka agad eh. Sige, narinig na ako kasi gabi na eh, ha? Isipin mo ha, yung sa Biblia, bishop, kayo wala, mag-isip-isip. Sige, okay lang yan, walang problema yan, no? Pero sabihin ko sa iyo, Brad Angel, di mo ako mapapalipat dyan sa Katoliko, alam ko yan. Hindi naman, ang usapan dito tayo, yung ano lang, yung pinag-usapan dito kung tama ba o mali ang Katoliko o ang MCJ, hindi naman usapan dito kung paano ko namin pababalikin. No, our duty is to propose the faith, not to impose. Yan ang aral namin. At saka, ang priority namin, tatay, yung mga Katolikong nanonood, hindi naman ikaw. Ginagamit ka lang namin para maipakita sa kanila ang differences ng unawa nyo sa unawa namin. At kitang-kita naman ang difference ng unawa mo sa unawa namin. Yun ang aming intention. Bakit namin pinapatawag? Kung basta one-on-one, sino yung Brad Windin, kausapin ko yung lokal, mag-ano lang, o sekretuhin ko lang kung ano. Na, pagkagalitan ka. Sige, punta kayo sa Facebook account. Nasa Facebook account ng MCGI. Ano yan ang debate? Magpapaalam ka pa ngayon nga, hindi ka nagpapaalam. Pagagalitan ka, bro. Sinasabi ko yan sa'yo, pagagalitan ka. Yung mga kaibigan ko kasi, magagalang kasi itong mga kausap ko eh. Sila Maria Cecilia, nakiusap sa akin, si Champ Fernandez. Pasok ka sa ano, para maano mo. Kaya, kahit huwag ka na magpaalam, makipag-debate ka. Kasi ganito yan, bro. Pag nagpaalam ka, bro, pagagalitan ka, baka may... Pakausapin lang ako, bakit ka nakipag-debate, wala kang pahintulot. O, yun lang. Si Brother niya po, hindi po ba siya pwede? Sige, nasa kanya na yung Brother Angel, at yung magagawa, gusto niya magpaalam, hindi magpaalam siya. Hindi, talagang si magpaalam ako kasi, teka muna, nahiya ka lang kasi ako rito sa mga kapitbay ko, naka-off na nga yung ilaw nila eh. Ikita ko rito eh. Maraming salamat. Sasabihin ko lang sa chat group kung kailan ako papasok ulit. Ha? Pwede ba ulit ako pumasok? Ay, naku, pwede. Sure tayo. Palagi kami dito. From Tuesday to Saturday tayo, kami ay naka-online 8 p.m. to 10 p.m. So, welcome na welcome ka dito, tatay. At pwede ka pong magtanong kahit anumang tanong mo tayo, sasagutin namin. Pero, Kontakin ko lang yung mga ka-chat ko doon sa chat group kung sino. Ay, si MG Tumang, tay. Nabigay sa'yo kaganina ng ano, si MG Tumang. Moderator ko yun, so pwede ka sa kanya magtanong. Okay, sige. Maganda yung ginagawa nyo po, Tatay Ray, kasi nagsasaliksik din kayo at the same time. So di ba sabi ni Bro Ellie, di tanungin nyo yung mga ibang sekta, ikumpara nyo. Ikumpara nyo sa akin. So walang masama sa ginagawa nyo, at huwag kayong magsalitang hindi ako babalik. Marami na nagganyan. Babalik pero, ako, kailang ano. Sabi mo yung hindi ka babalik sa Katoliko, marami na nagsabing pastor na ganyan, pero later on bumalik sila sa Katoliko. So huwag ka magtandaan mo, ang Diyos ang nakakaalam kung anong mangyari sa hinaharap. Tama? Natawa ako eh. Ako hindi, bro, ako galing ako sa 70 Adventist. Kasi nagre-reklamo na ang tatay ko, pinabayaan kami ng pare. Way back 1973. Kasalanan nyo. Hindi, kasalanan nyo yung bro, ba't pare sinisisi? So, sisisihin mo ba ang simbahan, tay? Sisisihin mo ba ang simbahan dahil may isang paring pabaya? Natawa nga ako kayo. So, ibig sabihin, tay, sisisihin ba natin si Kristo na mayroong isang Judas na kanya pinili na pare? Kasalanan ni Kristo yun, may nag-Judas? Hindi. Yan ang dapat mong malaman, tay, mga ganyang ano, wag mong isisi sa simbahan kung mayroong isang pasaway. Dahil, one Judas does not make all apostles. Ang isang Judas hindi naging 12 ang isang Judas, tay. Sa 12 na pinili ni Kristo, isa lang ang Judas. At alangan naman sisihin natin si Kristo na may nag-Judas sa kanya. At saka ganito, sana papayag si Tatay Ray na
hindi lang aral ng Katoliko pag-usapan natin, pati rin yung maling turo ni Soriano. Papayag ka yung, Brother Ray, maling turo ni Soriano pag-usapan din natin? Ha? Mukhang nawala na siya yata. Wala na kasi nga, kanina pa siya nag-ano doon sa kapitbahay nila, bro. Hindi ko nasabi yung gusto kong sabihin. Kanina ko pa gustong sabihin yun niya. Na next time sana, pag-usapan namin yung maling aral ni Soriano.